The action continues. The let-go situation here. I'll let they dig it. Going up against a double team, Jeffrey Moore has open access to the bucket. Watch yourself on that normal replay of that last bit of action. Was Juan Fernandez actually wanting to dish up here against Master Jaworski? We're crossing the Twilight Zone. That's an eternity of basketball ahead of us. This is an eternity of basketball. We are having episode 118 on this day. But before that, we remind you we're part of a globally balling network. Check out the new show, Mukbang with Jojo. Desiree Cheng is the guest of Jo Maraginot in her latest episode, number 2. Check that out. And then we have Hang Time with Denise Tinsay. Dr. AJ Pareja is the latest guest. That's a volleyball talk on Hang Time with Denise Tinsay. All the shows on the Globally Ballin Network are on Spotify. You can listen anytime, anywhere. Hang Time, Globally Ballin Podcast, AEOB, and Who the Heck Are We are all on there. And subscribe to the YouTube channel of Globally Ballin to check out all the past episodes of An Eternity of Basketball, and of course on Spotify as well. Most trending episodes on YouTube of AEOB, Yoyoy Villamin is at number 1. And then Mon Fernandez, Willy Tanduyan, Dennis Abatuan, Philip Cesar, and then you have Ed Camus, Fabiosa Rodriguez, Adornado, and Adonis Tierra. So check those out. Follow us on social media, linktree.com/globallyballin is the link for easy access to the rest of those that I mentioned earlier. So here we are. I'm Charlie Cuna, together with Sid Ventura, as usual, and Noel Zarate. So iba-iba yung mga background na ating mga kasama sa araw na ito. On episode 118, guys, we have The name is familiar because we've had his brother in the past. He was also part of the national team at one point, but was a star for the FEU Baby Tamaraws and the Tamaraws, winning 3 seniors championships during his stint as a player in the seniors division of the UAAP. Played for the 1986 Golden Bronze Asian Games team of the Philippines. Had a 6-year PBA career. And then finished his career in the NBA with the Iloilo Mega Vols. We'll talk about all of that. A name that's almost synonymous with basketball, baseball as well, in this country. Let's bring in our guest sa araw na ito. It's Harmon Codiñera, ang ating kasama sa araw na ito. Harmon, welcome sa aming show. Yo. Thank you. Good morning. Thank you. Thank you for guesting me sa AEOB. Hmm. And sa lahat ng mga basketball fans and mga bowlers. Hi. Kumusta? Ha? Ayos naman, Harmon. Alam mo, siyempre, pag nag-usapan yung Codinera, siyempre, alam natin, si Erpat, si parang icon talaga sa baseball sa Pilipinas. Yes. Pero
So tell us about that. Nung bata kayo, kayo magkakapatid, one of three pro playing ano eh brothers ito, di ba? Si Pat, tapos si Jerry, tapos ikaw, no? Ikaw yung panganay. How did it start? Paano ka napasok? Sigurado nag-baseball ka rin nung bata ka. Kwento mo sa amin yung sports life mo nung bata ka pa. Pare, nung bata kami, talagang ang laro namin baseball. Kasi sa dad ko nga, legend talaga yun eh. Naglaro sa World Baseball Championship. Tapos alam niyo yun sa Rizal Memorial, di ba? Talagang tinitrain niya kami sa baseball. Pero pare, grabe, ang hirap. Tapos may mga times na... Kasi ang sakit eh, tatamaan ka ng bola. Pero nagsucceed naman kami lahat dun. Tapos... siyempre medyo may natural talent tayo, may size. So ayos naman, pero grabe airpot ko, ang taas ng ano ng standards niya. American standards na siya, pang major league, parang ganoon, tapos collegiate. Actually nakapaglaro kami sa ako nakapaglaro ako sa ano eh, sa World Little League Championship. Dito sa Asia, mga ganoon. Naglaro kami sa World Pony Baseball Championship sa Los Angeles. Pero hirap, Amerikano kalaban. Yung basketball, natuto lang kami automatically kasi alam mo naman ang bahay namin sa Singgalong. Tapos, Leong Ginto, eh, lugar ng legend dyan. Mga legend sa basketball sa PBA. Kung, ewan ko kung naaalala nyo, Totoy Gagan, Sambeda. Dyan, Copada, na Sambeda. Ed Cordero. Ramon Calma, Hector Calma, kami na lang siguro ni Jerry ang huli. Tapos St. Anthony kami lahat galing. Right, tama, tama. So sa Singgalong, hindi ka makakalaro ng court pag hindi ka magaling. Kumbaga, kami malaki lang dati, Jolins nga nilalaro namin dun eh. Pero siyempre, yung airpot ko, dahil ang iniikutan niya sa Rizal Memorial, kaibigan niya sila, Coach Turo Balinsona, Skip Agkawili na taga Leong Ginto. So pinatrain ako maglaro sa ano, sa magbasketball sa nang formal sa FEU, first year high school ako. Pero actually makukuha na ako ng varsity sa St. Anthony, pero pinalipat ako ng dad ko. So yun na ang journey ko sa high school. Tapos si Jerry, naglalaro rin sila. Medyo late na ako, sinasama-sama. Nag-ano kasi kami, nag-Milo Bis pa kami. Okay. Kaya... kay Coach Nicore. Kami nga ang unang mga graduate doon. Coach Nilo Verona. Kila Coach Ato. Mga ganun. Yung mga pioneer talaga eh. So, yun. Tapos, medyo nahasa na ako kakalaro sa, ano, sa juniors. Si Jerry, medyo late. Kasi hindi siya nakapasok sa FEU. Hindi na enroll, kaya galit na galit nga yung sila Coach Turo noon, medyo na late. Nung bubunutin ko na sa UE, eh kaibigan ni Coach, ng daddy ko si Coach Baby Raul Saberon sa baseball, tapos Coach okay, Baby okay. Dalupan. Okay lang, sige. Eh hindi pa naman siya gano'ng marunong noon. Mga first year, second year, baseball siya, dual sports kami. Pero siya, hindi pa siya nagbabasketball. Right. Harmon. Harmon, pwede ano lang, sorry. Pwede pa adjust lang nung camera mo, medyo hindi kasi kompleto yung Pwede ka. Yeah, para kita ka, para clear ka. Yeah. Okay. Yeah, ganyan, pwede. Okay. Sige. Tanong ko na rin, Harmon, si Jerry kasi nung nag-guest siya, sabi niya nung nagbe-baseball nga raw kayo, pitcher daw siya. Ikaw, anong position mo? Ano po ganun din, all around. Pitcher din. Shortstop, pitcher, first base, outfield, ganun. Lucky shortstop nun. Pero ganun na yung kalalaki dati. Nung nagbe-baseball kayo, six-footer na kayo. Oo, six-footer na kami. Nung bumabato na siya sa UE ng pitcher, naglalaro na siya sa UE ng high school, malaki-laki na rin siya. Wala pa ata. Siguro mga nasa 6 plat, ganun. Okay. Ano bang height niya? Anong bang ng airpods niyo? Anong height ng airpods niyo? Airpods ko siguro nasa 5'10, 5'11. Malaki sa akin 'yun eh. Kasama ko si ano eh, si Mr. Boy Codinera sa Baseball Philippines, ilang taon din namin hawak 'yun eh. Sa Rizal Memorial kami parati. Mas malaki sa akin si ano,
si Mr. Boy Codinera. Pare kasi nun. Yung nakuha namin yung height namin sa mother ko. Okay. Kasi yung kapatid ng mother ko, varsity dati ng FEU. Mm. Kabatch nila. Ano pangalan? Jack Chua. Okay. Nick Bulao. Okay. Antonio Guzman, Tony. Oh, okay. Pare, okay. Ang lakas sana maglaro kaya so na ACL ka agad, sayang. Okay. Pang-PBA din eh. Pang-PBA din sana. Islam dunker ganun. Kompleto. Mm. Wow. Kompleto okay. Real lang. Siya rin ang parang pinaka naging nakikita-kita namin na uy, okay rin pala mag-basketball, parang ganun. Mm. Okay. Paalam lang natin sa mga fans, guys. Si Harmon ngayon, nakila Jerry. Actually, nandiyan si Jerry. Mamaya, pwede natin sila pagtabihin. Pwede. Mamaya, sa pasok. Okay. Tapos, sa FEU, medyo first year ako. Hindi naman ako ginagamit sa high school masyado. So, sandin, Harmon, yung naglalaro ka na ng... Na-late si Charlie. Go ahead, Harmon. Tuloy mo lang. Hindi, sabi ko, nung naglalaro ako sa FEU ng high school baseball, naglalaro na rin ako ng juniors. Basketball. Sabay. Kaya lang, medyo nagamit lang ako noon. Medyo second year, konti-konti. Third year, babad na ako noon. Dahil malaki na ako noon eh. Nasa 6'4 na ako noon eh. Runner-up nga kami sa kapapasok ng Ateneo sa UAAP. Talo kami kila Manyoska, kung naalala niyo yun. Arnel Manyoska, Murabe. Yung mga kamador ng Ateneo Blue Eagles, sa high school na sumampal lahat sa Lasal, sila Dean Castaño. Naalala ko noon, hindi pa medyo maluwag pa ang eligibility sa UAAP. O sila Alpanlillo, yan. Kalaban ko yun sa high school eh, hanggang college. So, natalo kami sa Ateneo sa... Dapat kami champion nun eh. Tinalo namin lahat nung ano. Pero ganun. Tapos, graduate. Hanggang fourth year. Medyo... Pinapasabay na ako ni Turo sa practice ng college. Alam ko na, doon napunta ko. Gumagawa na rin ako sa juniors eh. Tapos... Pero naglaro pa ako sa World Pony Baseball Championship sa San Diego, California. Dahil kami ng champion dito sa Asia. Talo kami sa US. Anong pwesto mo nun? Anong pwesto mo sa pony? First base. Pero ang lalakas. Ang kalaban namin dun, tumatama ng mga lalayo. Ang lalakas. Alam mo naman yung US pagdating sa baseball eh. Okay. Kalaban nga namin yung Japan eh. Kami lang ata naka-score, tinambakan din nila yung US. Korea. Tinalo namin yung South Korea. Sa Pony, ilang taon ka dapat sa Pony? 16 ba 'yon? Yung by 16 years old? Mga 16. Oo. Graduating na ako sa high school 'yan. Kasi iba-ibang level 'yan, 'di ba? May Pony, may Pinto, Colt, may ano? Colt, ganyan. Bronco. Bronco. Tapos may Little League pa. Nadaanan namin lahat yan. Kami magkakapatid. Hindi ka nare-recruit sa national team. Naging national team ako. Naglaro ako ng World Little League Championship sa Guam. Okay. Talo lang kami sa Japan. Para kami sana pupunta sa Williamsport, Pennsylvania. Talo lang kami sa Japan. Yung Little League series doon. Pagtapos namin ng Little League, yung mga teammate ko, sa college kaagad naglalaro. Isipin mo, ba't ganun? Bakit kaya? Ganun kagaling. Accelerated siguro yun. Matalino yung sumunod nga sa amin, nire-recruit sa sa collegiate sa Amerika. Galing Little League yun, ha? Ayos, ha? Parang Doogie Howser, ha? College ka, dahil natang bata. Harmon, naglaro ka pa sa palaro? Kayo ni Manong Al. Palarong pambansa, baseball lang. Baseball? Yan. Baseball, naglaro kayo. Baseball.
Nag-champion ng Genera, suppose, NCR. Oo, champion kami. Little League, champion kami. Ayan. So may isa na naman tayong palarong pambansa alumnus. Oo, ngayon. Ibang sport. Diba? Baseball naman ngayon. Ang dami, handa. Ang dami na nga nagpalarong pambansa sa mga guests natin. So paano ka, Harmon, nung high school kayo? So naglalaro ka na sa juniors, baby tams. Nag-champion ba kayo nung juniors career mo? Hanggang ano lang, runner-up lang. Dahil pumasok nga yung Ateneo, mm-hmm, nung third year ko. Puro runner-up lang. Oh, 1978. Kalaban namin, okay, Ateneo's championship. Mm-hmm. So hindi kayo, no? Never kayo nag-champion. Bakit ka nag-decide na ituloy sa FEU for seniors? O, kinukuha din ako ni Coach Nemi sa Letran, ano? Tapos, Coach, ano? Bajon. Eh, siyempre, kay Coach Turo na kami. Siya pinaka-ano nun eh. Kumbaga, pinaka-upcore ang hawak niya. Solid Mills. RT team. Ibig mean, nahawakan niya yung Suma Kumagay. Hawak niya yung ano, yung Gilbis. Tapos, kagagali lang nila sa World Youth Championship noon. Right. Kumbaga si, tapos showdown pa sila ni Coach Ron Jacob sa ano, sa, sila ang pinakamainit noon na ano eh, na coach eh. Correct. Bago sumampas si coach ng PBA. So, kasi tinitrain na ako ni coach, high school pa lang ako, ni Coach Turo. So, pinapasabay niya ako sa senior. So, doon ako talaga. Hindi na ako, wala na ako ibang iniisip. Although, si Coach Nemi, kausap niya yung daddy ko, mabait din naman si Coach Nemi. Letran sila. Sila Itoy. Yeah. Lakas nila noon. Tapos si Charlie, UST. Dahil alum na yung daddy ko na UST. Ayun, ganun. Pero talagang, talagang FU na ako talaga. Oh, ba't ka pa bibitaw kay Coach Turo? Ano? Sa'yo parang, siya yung the man nung panahon na yun eh, di ba? Oo, oh, tsaka kaka-champion lang nila nun. Aakit ako, depending champion sila. Right. 79. Sino mga kasabayan mo umakit na seniors nun? Kahit na sa ibang school si galing. Si Glenn Capacio. Glenn. Ricky Ang. First year ha, Glenn Capacio, Ricky Ang. Tatlo lang kami. At saka si Magadja. Apat. So si Glenn talaga dire-diretso na rin na sabay. Pati yung biyahe nyo, mapunta PBA, sabay eh. Nauna ka galing sila taon, na, eh. Galing sila ng Trinity High School. Yung Trinity, hawak din ni Coach Turo. Yun na nga. Sabihin ko nga dapat. Yan yung parang feeder program niya sa FEU noon eh. Yun na nga, kanya rin Trinity, yun. Diba? Doon niya tinatago si, yung ano nga pala yung sport? Anong sport ni Coach Glenn Capacio nung bata siya? Baseball din. Baseball din, di ba? Naglaro sila sa National Open sa Leyte. Nagkalaban-laban. Oh, tsaka nagpalaro pa sa Leyte. Oo, ang lakas nila. Puta, nagkagulo doon dahil alam mo na, may mga accusation ganun-ganun. Pero sila nag-champion doon eh sa Palomino. 16-18. Naging player ng Metro Manila Baseball. Ano yung mga player nila eh? Sila Morcilla, mga ganon. Magaling si Glenn mag-baseball, ha? Legit siya. Ano pwesto ni Glenn? Si Glenn, ano siya? Second base. Pwede siya mag-shortstop. Pwede rin siya mag-outfielder. Yan ang masarap sa baseball pag bata, ano? Iba-ibang pwesto pwede mo laruin tapos hindi ka papalitan talaga. Yung mga gloves ka, iniiwan nyo na lang eh. nung varsity na kami sa FEU, sabay kami, niyayaya ako siya mag-varsity sa FEU. Ayaw niya. Ang sumama lang sa akin, yung star player namin, si Anthony Williams. Okay. So, nag-baseball din pala si Williams. Sa UAAP. Nakailang kami. Dalawang season si Anthony Williams. Ako naka apat din. Apat. Okay. So, pinagsabay mo talaga baseball, basketball. Kaya may panahon na kami ni Williams. Hindi kami sisipot sa practice ni Coach Turo. Okay lang. Tapos, laro lang eh. Medyo ginagamit-gamit pa lang naman kami noon. Yung Williams.
Yun ata ang pinakaunang import sa lahat ng liga rates sa Pilipinas, eh, di ba? Right. So, legit. Right. Ano yun eh, US Marines na estudyante namin. Correct, correct. Tapos kaya, baseball pa pala siya. No? Ngayon ko lang nalaman yun. Oh. Exactly. Naka-home run nga yun eh, ilang beses. UST pa kalaban namin. Sa parking lot na yun. Oh, sa parking lot nga na UP pinulot eh. Laban kami noon. Kaya lang, kapos lang kami sa tao kasi dalawa lang ako, dalawa lang kaming pitcher nung national player na si Henner Tuason. Tama, pag ako pitcher, malaking tama, pitcher. Ko, ang hirap tumapos na, ang hirap tumapos na 9 innings eh. Kaya hirap, hirap kami lagi sa UP tsaka UST. Oh, malalalim ang bullpen noon eh. Sa UP pala ginagawa yung ano noon, early 80s. Oh, close by. Kaya pag ano, medyo pag pumalo ka, medyo list ng konti, home run eh. Pero maraming basketball player na dual sports, sila John Ramos ng Ateneo, dalawa Ramos, sila Basa, Ramil Basa, naging varsity rin ng basketball to eh. Mga to. Yeah. Naalala ko yung Ramil dami, Basa. Dami, may mga nakita ako eh. Kasi hindi sabay ang season, first sem, second sem yan, di ba? First sem, second sem, yes. Yeah, ano maganda doon. Oh, yun yung the best. Kasi, di ba, walang conflict. Yeah. Diba? Kahit tapos later yung... on, sa Ateneo din, si Kirk Long, nag-basketball first sem, tapos na gano'n, baseball second. Pero, nung fourth year ko, inigil ko na yung maglaro. Kasi, ano, last season ko na, medyo national team na kami. Commercial, din ako makasipot sa practice. Kapapasok ng dad ko, hinawakan niya, Adamson. Ang dala nilang team, puro national team. Kaga-graduate, galing high school. Wala nang tumalo sa kanila hanggang... ewan ko kung ilang season yun. Actually, softball team ng Adamson, may record na rin na hawak yun. Oh, yung mga babae, pero ito, baseball. Oh. Close fight pa nga kami noon eh. Kaso, ando na yung airpot ko noon, no? Talo kami. 2 runs lang ata, 6-4. Kaso, ang lakas na nila talaga. Preparadong-preparado. Sabi ko, eto na hari. Eh na. Wala nang tumalo sa kanila ever since na, no? Hindi sila matalo. Tama. Harmon, kwento mo nga sa amin yung, you know, kwento mo sa amin yung style ng daddy mo. Sabi mo nga, parang American style, very strict, ganyan. Napapagalitan ba kayo palagi? Pag masama laro mo, napapagalitan ka afterward. Anong klaseng coach si Airpat sa inyo? Airpat ko, ano, sa training, ano, parang may mga bata ka, hindi siya nagpapaliwanag eh. Hindi tulad namin ngayon pag nagka-coach, ipapaliwanag, di ba? Pero yung kanya, eksakto lahat ng tinuturo sa'yo. Basta huwag ka ng tanong, gawin mo na lang ng gawin. Kaya ang iisipin mo, ano ba itong pinagagawa ng airpat ko? Eh, basta sunod na kami, weights eh, weights, takbo. Pero actually, bandang uli, yun ang nakita ko na pinakamagandang style din. Siyempre, yung panalo ng airpat ko sa field niya, nag-world champion eh. Babae pa, tapos lahat ng hawakan niya ba para puro panalo. Eh, yun na rin ang parang pinaka-model sa, sabi ko, sa training. No substitute for hard work. Pinag-wi-wish na kami, bata pa kami. Naalala ko, mga eksakto 17, tapos pinatatakbo niya kami nila Jerry sa track. Track oval, binibigyan niya kami ng strides, mga ganon. Alam mo, kasabay pa namin si ano, yung James Payne na import sa Rizal Memorial. Takbo-takbo lang kami. Ganun lang. Tapos, kaya nung pagdating namin sa college, parang ako na, bigla nga ako dito kay Jerry no, nung naglalaro na siya sa high school. Biglang parang ang lakas niya na lang nung naano na siya, nang nag-training na siya ng ano, ng may structure. Parang syempre physically fit na kami noon. Tapos kay Coach Turo magre-residence ka ron 2 taon. Kung mamalasing ka, 3. O kaya hindi ka makakapaglaro sa buong ano mo, sa dami ng kapila. Oo, na-line up lang kami ni Glenn, sabi ko kahit bangko na kami. Kahit tagalaban ng ano, ng sando ng mga team. Ang gagaling naman kasi.
Biruin mo, inabot namin sila Ray Lazaro, Bay Cristobal, sila naman. Idol namin eh. Hindi nga tumapos na mga playing years. Si Yoyoy Villamin nga, hindi na nag-enroll eh. Kasi dumating doon, eh hinahanapan ng card. Hindi niya maayos yung wala pang card eh. Sabi ni Turo, maglaro ka na sa Mika. Ang lakas talaga ng katawan. Ang daming dumaan sa amin sa FEU. Lahat ng mga sikat doon. Sila, Bokyo Lauchenko. Yun na rin. Right, right. Bigla na lang nakita mo, sikat na sa Mika, national team oh. Dumaan lang yung kay Coach Turo eh. So, ganun, kay Coach Turo, parang yung style ngayon na ano ka, mag-ano ka ng ano eh, ipakikita mo, pipila ka eh. Pero siyempre, kaibigan ng airpot ko si Coach Turo, pinipersonal kami ni Coach Turo. Binibigyan niya kami ng break. Na timing-timing lang. Yeah. Pero siyempre, kahit sa collegiate, kay si Turo, gusto niya pa rin lagi. Tulad nung kay Anthony Williams. Binubusog namin yung ego eh. Pero kaya na rin namin sa practice. Pero malakas. Kasi si Coach Turo, grabe mag-recruit eh. Sa kanya na lumalapit ang mga player. Actually, tinatapon niya na lang yung hindi niya kursonada eh. O kaya yung hindi makayanan. Yung kung wala kang pasensya maghintay, eh, biruin mo, may mga teammate ako, hindi ko nababanggitin. Tatlong taon sila residence bago nakapagsuot ng jersey. Kami ni Glenn, 16 years old, 17. Kaya medyo maaga kami na hinog. Ganun. Okay. Biruin mo. Araw-araw, kalaban namin, Tandway, Gilbis. O kaya, dun muna, yung upcour, nilalabanan namin yung practice. Grabe yung influence ni Coach Turo nung time na yun. Binabati ka ni ano? Binabati ka ni Etok Lobo. Good morning daw. Hello, hi. Fellow Tamaraw. Yan. Isa sa idol namin ng mga Tamaraw yan. Sila ni Anthony Dasalya at saka Marty Saldana. Oo, mga idol namin yan. Nung araw. Nung ulan yung championship sa UAAP, 1980 yun, ano? Sino nakatapat yun nun? Actually, sweep yata yun. Sweep mo, champion. Na-sweep yun. Namin, champion. Nga pala yun yung sweep. Sweep. Sweep yung 80. Sweep namin. First round, second round. So dati pag na-sweep mo, diretso ka na, champion ka na kaagad. Tapos, dalawang sweep yan. Ganun kagaling yung ano? 1982, sweep rin ata namin. Sana talo na kami sa UE. Na-miss si Alan yung dalawang free throw. Seconds to go. Talo na sana kami doon sa UE. Yun lang. Doon lang kami. Alan Kaibig, nag-miss ng dalawang free throw? Dalawang free throw. Siguro kaya ganun. Kaya parang di mo akalain, no? Parang imposible. Oo. Diba? Oo. Imposible yun, ha? Crunch time pa, tapos nag-miss yung Alan Kaibig. Parang hindi niya makalimutan yan. Narinig ko, sinabi niya sa isang ano yan, para sa interview. Ganun. Naalala niya, Pero yung FEU nun, ang recruit medyo lumalab daw na ng mga panahon na yun. Sikat na si Coach Turo eh. Nasa PBA na sila eh. After, actually, nasa Gilbis na si Coach. Right, tama. So, ang mga incoming na lang, mga kumbaga, puro guapings na. Hindi mga, alam mo ba yung mga galing probinsya na malalaki, may mga maliliit na. Pero marami, may mga Bisaya pa rin. Pero magaling mag-recruit si Coach Turo kahit mga naglalaro lang na tambay. May FEU hero kami eh. Nakita niya lang naglalaro sa mga standby oh. Pinapunta niya sa FEU. Yun, isa sa nagpa-champion sa amin. Sino? Sino yun? Manny Silos. Okay. Ang daming pero ganyang story sa FEU. 13 points, last 7 minutes. Lamang sila Coach Jolie pa ng 12, last 5 minutes. Tayo pala tinalo. Aray. Yung 83 finals yata yun. Oo, 83 finals. 9 points with 4 minutes. So yun yung last mo. Pero ganun, Harmon, ganun kagaling yung yung Anthony Williams? Magaling ba o malakas lang? Anthony Williams, mataas tumalon. Siyempre, may sistema kami, di ba? Maganda sistema ni Coach Turo eh.
ano eh, nagfe-flex kami, tapos backdoor, read kami, tapos eh, yung Anthony Williams, mabilis tumakbo, mataas tumalon, pare. Nagsimula ako kay Coach Turo, ha, pinaglalaro niya ako ng tres, pinagtitres. Pare, tsaka ang depensa namin, walang katapusan 2-3. Hindi kami tumatao. Talaga? Kahit tumrap kayo, naka 2-3 lang kami, boom game. Ayan, yung taga-UE na nag-miss ng dalawang free throw. Binabati, nag-comment na. Ayan. 1981 daw yun, rookie year niya. Sabi ni Alan. Oh, rookie year niya, yes, 81. Yes, yes. Dapat break so, na yung... So kahit may Alan ka, hindi ka UE, susunahin nyo pa rin na UE. Kahit na may Alan ka, edict sila, okay lang. 2-3 pa rin, kahit na... 2-3 pa rin kayo, may ka-edict na sila, oh. Hindi, actually, nung tinalo niya kami, nung tinalo nila, tinalo na kami ni Alan, binaks in one na sa namin siya. Yun ang champion ni UE. Ano ko yun? Maari, oh. Ano ko yun? Yung third year ko, nag-champion na UE, wala pa si Jerry nun. Wala pa. Pare, talaga star na si paring Alan nun. Ano na? Pero tinalo namin sila. Nag-split kami. Tinalo nila kami opening. Nabawian ko sila ng second round. Pero nasipa kami na UP sa knockout game sa finals. Don Di Roque, pare. Don Di Roque, ha? Oo, yep. Don Di Roque pumatay sa amin. On kaso, the house. Kaso, tinambakan ng UE ang UP sa championship. Oo. 26 points. Naalala ko yun. 26. Winner take all. Champion winner take all yun. Hindi siya best of three, eh. Tapos nung fourth year ko, graduate na lahat, pre. Ang natira na lang, kami ni Glenn, ako si Glenn, Magadja, Ricky Ang. Nag-recruit na si Coach. Sino mga bago pumasok nun? Sino mga bago pumasok? Yung Joseph Carodan, Bisaya, Bay Padilla. So walang nag-PBA sa mga bagong pasok? Lahat naging star din sa amateur, ano? Pero sino ba... Sa bagong pasok, kami lang ni Glenn. Okay, hindi Glenn lang talaga. Pero naging, itong mga to, naging all-star na Magnolia, Philip Sardines, pero nagtrabaho sila sa malalaking kumpanya. Pero Romy Roa, pare, yung... Roa, ha? Naalala niyo yung Roa Brothers ng, ano, ng Olympian, yung anak nila, na FIU Legends, Olympian. Romanito Roa. Ito, napaka-deadly nito, pare. Ano to? Elite shooter to kasi naglaro rin ng PBL. Ang galing eh. So, hindi, kasi nagkinuha sila ng Coca-Cola. Yung iba nagtrabaho sa malalaking kumpanya. So, ganun. Kami lang ni Glenn ang nag-pursue. Si Jack Tanawan ba naabutan mo pa sa college? Last year ko, nagdagdag ang UAAP for the first time. Mm-hmm. 5 years. Ah, si Postanis din daw, si Dodong. Sabi ni Alan Kaydig, si Dodong din daw. Postanis. Wala na, si Dodong Postanis. Wala. Si Jack na lang ang bago nung ano. Tsaka... Baka later. Later pa si Dodong siguro. Wala na, isip namin sa UAP noon. Natalo kami sa... alam mo ang nag-eliminate sa amin noon? Semi-finals. Para sa final. Kami leading eh. Tinalo kami ng UE. 41 points si Alan. 41, 38, basta parang ganun. Binaksin. Kasi, nung nag-champion kami, pinaka-semis, tinalo namin ng UE. Yung year before that. So, bumawi sila. Kami, so, yun. Nabawian niya na kami doon. Semis. So, kalaban nila, UST. Parang nag-clinic ata sila ni Jerry doon eh. Yun yung great na ano eh matchup ni Alan sa ni Coach Pido Arencio. Pero hindi kaya si ano Alan. Nakatapat kasi ng ni Alan noon Pido UP. So wala pa si Benji ata noon. Sa knockout game. Parang ganoon. Na-shoot ni Pido yun ng half-court to eliminate UP. Oh. Panalo na dapat UP nun eh. Second step. Oh, ata, oh. Pinabayaan na lang nila. Tumira siya half-court, pumasok.
Pero tapos na sana. Kumaway daw siya sa UP crowd pagkatapos. Ilang pongo na kakainabot na UP. Oh, tapos kinawayan daw niya yung UP crowd. Pero hindi ko makalimutan talaga, siyempre yung laro ko sa UAP. Kahit na nakadalawang champion kami, pangatlo, yung tinalo namin sila Coach Jolly pa. 83. Oh, kasi hindi na kami malakas noon eh. Hindi, kami pa rin ang leading pala. Ang dami pa rin namin panalo. Pero feeling mo, hindi kayo dapat ganun kalakas, pero malakas pa rin pala talaga kayo. Unang taon ni Jerry noon eh, sa UAAP. So, nadalin, ang lakas nila noon, nadali lang namin sila ng semifinals. Sino pa UE noon? Kay Dick Codinera, andun pa ba si, wala na si Boise? Sabi ko, eto na magcha-champion. Eh, sila Boise na. Sila Barili, Banyares. Fermin. Aaron Torres, Raywell Antona. Ah, Aaron Torres. Andun pa, Aaron Torres. Nag-PA din yun. Close fight, yung semis lang. Pero kailan, kasi, go ahead, Charlie. Nung tinalo namin sila Coach Jolly pa, sikat na sikat si Coach Jolly nun eh. Ano ta, Bobby Knight eh, di ba? Tao-tao. Nag-1-3-1 siya. Eh pagka kay Turo, pag sinuna mo 1-3-1, ang galing bumrik ni Coach Turo. So, puro sumiswing pass lang kami. Pagka kay, ang dami namin shooter. Mabigat nung tinatao kami nila Coach Joe. Coach Jolly pa. Lopos kay Glenn, mga ganun, lumalopos sa akin. Kaya lang nung huli, tinapos niya na sa 1-3-1. Eh, ang dami namin deadly. Roa, Lazaro, mga pinsan ni Ray Lazaro. Lamang ng dosis sila Coach Joe. Sabi ko, patay na to. Pero nakita ko na eh. Sabi ko, natawa ko na si Sir Jun Bernardino. Sa sideline. Atay na kayo, ginanun ako. Nasabi ko, fight lang. Oh, fight lang. Nakita ko si Coach Jun nun. Pinaka, kumbaga, parang baptism of fire ni Coach Jun. Hindi ko akalain na magkakasama rin pala kami bandang uli. Tama. Ni Glenn yan eh. Ang style ni Coach Joe, puro malakas siya, full deny eh. Dumi-deny sila, tao-tao eh. Biruin mo tatlong beses kung binakdoran yung bantay ko, si Joey Mendoza. Tapos, puro backscreen. Medyo hindi sila preparado eh, nung uli. Okay. Pero pine-perfect pa yung depensa. Pero ang lakas na nila noon, Ronnie, Albino, tapos sila, no? Salvace. Dwayne Salvatera. Villanueva. Ricky Dandan. Coach Yeng Yao ata. Wala na si Coach Yeng doon. 81 lang si, ano. Oh. Hindi, alam mo, napanggit din ni Glenn Capasa, yung sa lahat daw ng FIU championships niya, 83 daw yung pinaka-paborito niya. Oo, kasi yung ibang championship namin, puro wala eh. Biruin mo, dalawang taon kami walang talo. Tapos maririnig mo dun sa mga teammate mo, magpapadrop na sila sa PBA, magmimika na sila, ganun eh. Lahat sila nasa national team, oh. Karamihan ng teammate namin. Si Bay Cristobal ata, isang taon lang naglaro sa FIU yan, o dalawa. Sila Marty Saldana. Biro mo, national team ka, collegiate ka lang, oh. Oh, Rad Pasco, puro sila national team, naglaro sila sa Brazil. Ingit na ingit kami noon, no, sabi ko. Mon Amador, balang araw. RPU, tapos champ. Kalaban China, talo China. Kay Coach Turo. Nabuabalik yung mga bad memories sa mga tiga-UP. The UP loss in 83 really stung. Roa and Capasso were the key. Ronnie Magsano was called for a deliberate foul. That's what crushed us. Nabuabalik yung mga... Thrown out si Ronnie. Alam mo nangyari doon, pre.
Si yun Dan Pasco, yung guardia namin na parang ONG De La Cruz. Ba? Tinitira niya si Ronnie Magsanok eh. Yun talaga ang gagawin niya doon eh. Binabanata niya. Eh pumalag si pare Ronnie. Ayun, huli siya, di ba? Pang ilang taon ba ni Ronnie? Freshman pa lang yata si Ronnie. 83, rookie siya. Oh, freshman pa lang siya. Andun pa si Eric, di ba? Eric Altamirano. Sabay sila. Sabay sila na rookie. Tandem sila. Ang lakas na UP noon. Pero Harmon, nabanggit mo nga yung ibang mga teammates mo. Parang nagbabalak na mag-TBA, mag-amateur, PABL. Kailan nag-start yung PABL career mo? Nasa college ka ba? Bago mag-PABL career, pinaglalaro na kami ni Coach Turo sa ano. Alam mo ba yung National Open? Mm. Tsaka Interclub. Mm. Ang mga team namin, Spot Built. Kay Mike Bilbao to, pre. Yung sapatos. Okay, okay. Yes. Okay. Pare, puro kami all collegiate, oh. Joel Valle, Jerry Codinera, ako, Amador, Peter Aguilar, Glenn Capacio, Romy Roa, si Portosa, Anting De La Cruz, siya, pare, McGarry, Amador. Lagi nanonood. Pre, naglaro kami sa National Open. Alam mo ko sino nag-champion? US All-Stars. Ang runner-ups, Solid Mills, dalawa import. Yung Alton Lister, basta seven footer, dalawa. Tapos James Lister. Oh, James Lister. James Lister. Pero mo, kami lang ang ano, all collegiate. Pang-apat kami, fourth place. Wala, talo Lasal sa amin. Lasal, Ateneo. Okay, okay. Ah, wala, all-star kasi kami nung na-collegiate eh. Tambak, Arellano, makaka-champion lang ng ano? PBL, ng, PBL. Hindi, PBL ba o National Open? Sila Ricky Cui. Yun din. Tambak eh. Pareho. Tinambak namin. Pareho. Tambak, pare. Tambak sa amin. Tapos pagkatapos nung spot built, naglaro kami sa Boogie Jeans, Golden Rice Cereal. Kada summer yan ha, pagbakasyon ha. Yan ha, basta within yung playing career namin sa college, pinaglalaro kami ni Turo sa mga may bayad eh, kumbaga may sweldo eh. Ganon, tapos okay. Kaya nahasa. Si Jerry nga eh, hindi, parang anak din ni Turo to eh. Nagte-training sa amin, ganon. Tapos sa kung hindi rin lang aangal yung eskwela, kasali siya sa ano, commercial team eh. Kahit high school nga, kasama okay. Sa amin. Buti din na-recruit ni Coach Turo si Jerry. Buti din na-recruit ni Coach Turo si Jerry. Eh hindi, siyempre. Talagang pinapapunta niya na ng college. Talagang dadaling ko na talaga siya. Kaso, kung hindi na si Dalupa ng Coach Baby, ang kakausap sa airpa ko, wala na siya, amin na siya. Kasi, siyempre, tapos yung para ninong niya, Coach Raul Sabiron sa baseball, pero wala na yun eh. Diba? Talagang sa APU na siya. Kaya so, siyempre, Coach Baby, hindi na rin matatanggihan ng airpot ko yun. Yan ang malaking what if, guys. Ano? What if nagsama ko din yung brother sa APU? Diba? tama, siguro. Diba? Tapos, sino magiging backup ni Alan Kaidik noon? Yung rest ano sila? Twin Tower sila ni ano ni Jack Tanuan. yun sana nangyari. Eventually, nagsama din sila sa Pure Foods. Di ba? Diba, kung nagkataon, nagsama ko, Codinera, Brothers, Capacio, Tanuan, o di, ano na yan, one-third ng national team na yun. Nandun sa isang school. Tama-sama diba? Na sana kayo dun. Tapos, kailan ka pumasok yung sa PBL nga, yung ano, yung ESQ? Paano ka napasali naman dun sa ESQ? Nung ESQ, una sumali kami nila, kinuha kami ni Amang Ladores, ako. Ang magtatayo daw yung ESQ, may kaibigan siya, mga taga-Pasig. First time ni Boss Buddy, Encarnado. Eh mga matatanda player. So nanalo kami si kaibigan natin sila Mario Marasigan, Jobin Francisco, si Ritualo, yung tatay ni Rinrin, sila Phil Gulpin. Gulpin. Ako, Amang, tapos Jojo Valle, pero kami na lang ni Jojo ang kumakamada ron. Tapos hindi na makakasi, marami ng bata. Hirap na kami, oh. Magnolia, sila kila Cesar Bauto, lamang kami ng 12. Sila Bambi ka Big Thing. Eh, dinoy mo, Otoy Rebillosa.
lamang kami ng 12 last 3 minutes, natalo pa. Galit na galit si Amang, oh. Dahil hindi kami binalik mga bata, eh. Puro yung matatanda. Kinain na kinain yung lamang. Pero yung maganda experience. Tapos, hinawakan na nga lang, ano, after that season, kinuha si Coach Jolie pa na mag-coach. Dahil sa sensation, eh. Ano, kakatapos ng UP, di ba? Creditable, eh. Tinalo namin, di ba? Mm. Putok na si Coach Jolie nun. Pongalangala. Tapos, kinuha niya, kinuha niya, dahil nasa ESQ na kami, yung ESQ, kinuha niya ulit ako. Pupunta na sana kami kay Turo. Kaso, eh, kaibigan din ni Coach Jolie, airpat ko. Oy, bata, gusto kita. Kinuha niya ako, kinuha niya si... Basta FPU, gusto ni Coach Joey. Joel Valle, Valerio. Bukod sa San Beda, FPU gusto niya. Si Glenn, oo, oh, kinuha niya kami. Tapos, Jojo Guzman, FPU San Beda. Tapos, may dumating na Bisaya. Yun, doon ang palayo. Yun. Unang dating, oh, sikat daw na si Buto. Magic man eh. Galing eh. Ayos, okay no. Naman. Okay. Pero okay naman. Yung US style of coaching, doon na kay Coach Joe. Bobby Knight. Motion offense. Yeah, motion. Tapos, ano na kami? Ang depensa namin, defensive coach si Coach Joe. Mm-hmm. Tapos, okay. Magaling si Coach Joe sa amateur, sa coaching. Yeah. International, magaling. In general, ibang klase si Coach Joe. Tapos, yung, kahit yung basic ni Coach Joe sa individual, okay din. Pero syempre, sa team concept na si Coach Joe eh. Pero nung nasa ESQ kami, ilan liga yun, actually, ano lang kami, medyo underdog din kami. Malakas ang team nito nila Jerry, yung Lager Light. Yung mga masagana 99. Oh, tama. Tapos yung Bayside, kila Larry Mumar na team, yung ERDC, Cos Ato Tolentino, puro ex-pro, ang gagaling. Development Banco Presal, sila ano, Bakuli. Actually, Adonis Chera, pero si Adonis nasa amin pa noon. So actually, ang lakas nung mga team na magkakalaban, Mamas Lab, yan. Klase table, no? Ibang klase bumalik yung table. Grabe, no? Grabe, yung inaugural. Grabe. Wala ka mauupuan sa sideline, eh. Eh, ano, puro elimination. Kami nag-abot ng, ano, yeah, ng Lager Light sa championship. Ang iniwan na nga namin yung, ang team nila, Alang Kaidik, yeah, Lager Light, national team sila nun. Actually, kung titignan mo, medyo may halong chamba rin eh, yung panalo namin. Pero nag-work hard kami. Okay. Kaya lang sa lakas na, lakas ng team nila, sabi mo, si Samboy lang ang wala eh. Alan, Jerry, Aguilar, Anthony Mendoza, si Al Solis, Jeffrey Graves, Pumarin, puro superstar sa PBA, Al Mario, Valenciano, sila... Wala ka itatapon, pre. Ibang klaseng team. Ang lupit. Oo. Pang ano eh. Pero tinalo nyo. Di ba? Oo. Na, nadali na yung dalawang laro eh. Kasi base of three. Yeah. Eh yung game, medyo moment of... Oh, puro Asian gamer na kami noon. Medyo... Tama. Yung championship namin doon, medyo na ibigay natin kay Coach Jolie pa yon. O Coach, tinalo kita nung college. O Coach, pagcha-championing kita ngayong PEB. Ano yun eh? Dalawang free throw ko, tsaka palpal. Itatabla sana ni Naning Valenciano. Pero close fight. Lupit na labanan. Grabe. Pero syempre, may panahon na matatapat sa yung sitwasyon na ganun, di ba? Biruin mo lahat ng nasa kabila, puro maraming 25 greatest player doon, ha? 40. Grabe, oh. Diba? Actually, mga bilanggit mo mga player na, may mga picture din tayo niyan, eh. We now move on to our photo segment, Sid.
And this is, of course, Time Capsule brought to us by Boss Guapo Cars. All fresh pre-owned cars available. One day auto loan approval guaranteed. Ganyan, yan po tawagan yung phone number for Boss Guapo Cars. So simulan na natin itong ating mga photos sa nakaraan. Ito si Harmon Codiñera. Tama pa rin, Harmon, bago natin makita yung mga photos, na ipinangalan kayo magkakapatid ni Airpat, ni Boy Codiñera, sa mga sikat na baseball player nung araw. Ikaw, si Harmon Gilbro, obviously. Si Jerry, si Pat, saan galing yung mga pangalan nila? Si, hindi ko sigurado kay... Jer, saan ka ba pinangalan? Tinanong. Kay Baby Root, pre. Kasi Baby Herman Root. Jerry Herman, George Herman si Root. George Herman. Si Pat. Ano ba yung kay Pat? Naalala ko, baseball player din yung kay Pat eh. Sa akin, Harmon Kilibro, home run hitter eh. Speaking of baseball. Ayan na. Ikaw yung bata sa harap. Kami yan. And to see Harmon kami sa gitna. Talagang lamang kami na Rizal Memorial, pre. Kasi ano to? Ba't ka rin dyan? Bat boy ka ba? Ikaw ba yung bat boy nung team? Wala, nanonood na kami. Sama-sama kami ng tatay ko. Pakakainin kami pagkatas ng laro. Kakain kami doon sa tapat na Rizal Memorial. Sa Memorial Cafe. Yes. Tapos pag medyo nag-iinuman sila, manonood kami na naglalaro sa loob. Kaya kita namin Mika, mga ganyan. Tambahin ni Coach Turo din yan eh. Yung kinakainan nyo doon. MBBL is ano, no? Manila Bay Baseball League, tama ba? Manila Bay Baseball League. Grabe, dami rin memories pag nakikita mo yung ano, yung Rizal Memorial. Pag hindi pa kayo nakapunta sa Rizal Memorial, meron silang wall doon. Kung sinasabi ko sino yung naka-home run doon. Andun na sila Babe Ruth, di ba? 1939 yata, naka-home run si Babe Ruth doon. Yung nagre-recruit pa sila ng mga Pilipino. Lou Gehrig. Lou Gehrig. Pare, mahirap sa ngayon, ang hirap gumaling sa baseball. Kung ikukumpara mo sa basketball. Kasi nakita ko noon eh. Nung habang lumalaki na kami, wala na. Naglaro kami collegiate, kalaban namin Japan. Malayo collegiate na. High school pa lang, high school, puro kami graduating. Ito pare, nilampaso kami. Nung bata kami, close fight, tatalunin mo pa. Pagdating nyo ng, pag umakyat na kayo ng mga 15, wala na. Siguro, langit at lupa na diferensya nyo. Right. Kaya nga nung time na yun, kasi yung kwento nga doon, di ba, nung World War II, yung mga Amerikano, kumukuha ng POW na ano na Japanese, tapos tuturuan nga nila. Yun din ang balak nila Babe Ruth dito, nag-arap sila Pilipino. Kaya pinabayaan na rin kami ng papa ko mag-baseball eh. Kasi, mag-basketball. Kasi talagang mahirap gumaling pag yung dual sports. Pwede kang gumaling, kaya lang, mahirap. Kakain ng oras talaga. May way ba tayo i-blow up tong picture? Gusto ko makita ganong ka-cute si Harmon sa picture na yan. Batang-bata. mga ilang taong pero Harmon na eh. Laki can we zoom in on it? Siguro mga ano? Diyan, mga 5 years old siguro. 6. Talaga. Is there a way to zoom into that photo, Aaron? He's right there in the middle. He's the big kid. Yeah, the young kid in the middle. On the floor. And of course, the great Boy Codiñera also nandiyan sa likuran. Okay, maybe we can try to go back to that. No? If we can blow up. Yeah. In the middle. Let's look at our next photo. Next photo, please. Yan, ito na. Ito na yung nasa FIU ka na. Yes. Ito yung, gamit na kami yan, pare. Ginagamit na kami ni Coach Turo dyan. Nandito pala si Pasco. Kala ko Conrado yan. Ang lakas nitong team na to, pre. Hindi kami lahat ng collegiate, hindi, kahit sa naglaro kami sa Cebu, palaban namin yung mga UV, Southwestern, wala. Hindi makapuha sa amin. Yung Danilo Pasco, hindi si Rad ba yan? Si Rad Pasco. Diba? Kapatid ni Rad eh. Bata. Kapatid. Kamukha. Kasi Conrad, di ba? Conrad Pasco. Di ba? Ito Danilo. Okay. Pare kasi naging nag-professional na yung iba dyan eh. Si Jojo Valle, national team, Chris pa, kay Coach Ron Jacobs, kinukuha na ng UTEX, pinapadraft na sa PBA. Eh, nag-ano sila, nag
nagtrabaho sila sa more sa ano, sa Krami. Nag-enlist. Pero tapos sa Upslide, ganun. Mas sila. Sino kilala Chris natin? Si Coach Glenn yung kasabi mo. Chris McGarry. Oo nga, Chris McGarry sa left. Anthony Williams nga andyan. Anong height ng Anthony Williams, Harmon? Malaki sa'yo, no? 6'3 lang yan, pre. Ah, mas maliit sa'yo. Okay. Oo. Mga parang, ang laro niya parang, kilala niyo yung sa NBA, yung mga Chris Clay, gano'n. Okay. Kaliwete, gano'n. Malakas. Wala lang Tris, kasi hindi pa naman uso Tris nun eh. Chris Clay, matagal ko lang hindi naririnig pangalan nun. Laguna Lakers, ha? Laguna Lakers. Sa Lakers. Diba? Eh, sa Santa Lucia din yan, sa PBA. Oo, nag Santa Lucia rin, correct, correct. Ako din ang PBA. Si Chris Clay. Itong championship na to sa kanan, pang ilan ito, dun sa tatlo mo? Ano yan? Back to back na kami diyan. Okay, 81. Backbo 81 82. Magkaibang year ito ano? Magkaibang year ito Harmon ano? Yung nasa kanan 1980, yung nasa kaliwa 81. Yon, kasi namumukha ko pa si ano eh Alfredo Coach Alfredo Amador dito sa kanan eh. Siya yung number 7, di ba? Oh, wala na siya dito sa isa eh. Aaron was able to zoom in on that other photo. Can you see it, Aaron? On the zoom in. Yeah, yan si Harmon sa baba, sa gitna, no? Yan. Yeah, the big kid guy, malaking bata siya. Ano na ako niyan, siguro na nasa mga 7, mga 9 years old o 10. Oh, hawak mo yung trophy. Oh, dami yung bata. Dami mga bata, ano yung mga anak ng mga players yan? Anak ng mga players. Naka-lean pa yung isa sa'yo, yo. Parang love na love ganun katabi mo. Doon talaga, kuyang-kuya yung dating mo, eh. Diba? Kaya pare, ang kami ni Jerry, gustong-gusto rin namin manood ng mga Major League Baseball. Mga ganun. Kasi siyempre, appreciate namin yan. Nasa dugo namin yan, eh. Right, right. Pero pinakamagaling sa amin mag-baseball, si Pat. Okay. Oo nga daw eh. Oh, anong laro naman niya? Anong position niya sa field? Ah, malupit yun. Shortstop. Magaling yun, sobra. Okay. Parang kayo, all around nga talaga kayo talaga. Pero ano siya, di ba sa batting order, parang kung di siya number 3, number 4, ganun kagaling si Pat, di ba? Oh, na mga lead-off, minsan. First batter, second batter. Oh. Yun lang ang hindi na pinapagalitan ng airpot ko noon pag tinuturuan mag-baseball. Natural eh. Ah, natural. Oo. Okay. Kahit sa basket, malaki na siya pero magaling siya mag-dribble nung high school. Siya yung gwardiya sa inyo eh, di ba? Si Pat. Kaya mag-gwardiya. Eh. Kayo ni Jerry, big man talaga kayo eh. Point guard. Talaga nag-point guard siya FEU. Noong natalo sila sa twice to beat sila, at best of three, talo sila sa Lasal kila John Cardell. Mm-hmm. Overtime. Sila G. Abanilla, Bia Plana, sila Rafa Dinglasan, di ba? Rafa Dinglasan, sila ano, sino ba yung malaki doon? Joey Santa Maria. Tapos si Diggy. At si Jun Limpot. At si Richard Del Rosario. Tapos ang player ng APU, ang starting five, pamalit lang lipat si Johnny A, the great Johnny A. Ang starting five ng APU, Big Pablo, si Postanis. Tapos Andy De Guzman. Tapos Amboy Cruz. Tapos Pat Codinera, point guard. Mm-hmm. Yeah. Ito, kinakamusta ka ni Joey Loizaga. Ah, yeah. Yan ang idol ko, para. Yan ang deadly. Three-point shooter. Loizaga, brothers. Yeah, sa three points lang siya deadly, ha? Baka sa iba rin siya deadly. Ah, maalala kayo, eh. Tsaka pare, big time player yan. Hindi yan. Yeah, this is what the second generation. Airpat ni Joey, the great difference. Boy Codinera, ano yan eh? Synonymous to baseball talaga sa Pilipinas. Alam mo ba, binibigyan pa kami ng pointers ng airpat niya, no? Kaibigan ng airpat ko yung airpat ni Joey, si the great Kaloy Luisaga. Binibigyan pa kami ng words of encouragement noon. Kami ni Jerry dati. Kaya nga pag naalala ko yun, sabi ko, swerte ko. Ayos si
si Coach Caloy. Yung ironic dito, Harmon, si Chito ngayon ang head ng ano, isa sa mga head ng baseball sa Pilipinas. Ay, in good hands, pare. Oo, di ba? Okay. Basta okay naman, basta sportsman eh, may dugong sports, di ba? Yeah. Tama. Kasi sigurado siya. Ang ano ko diyan, alam niya yung formula para umasenso yung programa. Tagal na ni Chito sa baseball, oo. He will do things na para manalo sa international stage. Para ma-boost up yung moral. Kasi hindi ka naman mananalo sa international ngayon kung hindi ka gagamit ng pill-up sa baseball. Mm-hmm. Bakit? Correct. Eh, mapapag-iwanan ng Pilipinas eh. Unang-una, wala tayong pitcher na bumabato ng 88 pataas. 88 miles per hour. Mm-hmm. Tayo 85 lang pababa. Eh, baka kami, siguro kung nagtuloy kami ni Jerry, 90 pataas. Mm-hmm. Pero ang Pinoy, wala eh. Ang nakikita mo, 92, 95, 98. Oo. Eh yung hapon na si Shohei Ohtani, 103. Yeah. Parang hindi mo na makita yung bola noon eh. Yeah, hindi ka nagpa-practice ng ganun. 100 si Matsusaka eh. Tsaka sa baseball, pag hindi mo matamaan yung bola, wala kang magagawa. Yung co-coach ka, ganito gawin mo, ganito. Wala. Pag hindi mo matamaan, wala kang magagawa. Kasi hindi ka nasanay sa ganung speed. Right. Sa mga hindi nakakaalam, nag-crisp pa rin si Harmon at one point in time. Kita natin sa photo, ha. So kayo nila Eric yan, no? Eric Altamirano, Eric Glenn Capasio. Dong Polistico sa likod, ano? Jack Tanuan. Jack Tanuan. Sino pa iba? Dickie Bognot? Dickie Bognot ba yan? Bognot, oh. Yung 15 ba si Ato Agustin ba yan? Hindi. Oh, si Ato ata yan. Si Ato. Galing. Sino yung katabi niya? Sa gitna nilang dalawa ni Eric Altamirano. Ato and Eric. Sino yung sa gitna? Number 10. Kasi yung isa, Isaldi Latosa. Hmm. Isaldi Latosa yan eh. Sino yung isa? Sino yung number 10? Hindi ba yan si Efio Rem? Sino? Yung number 10? Oh. Hindi ba si number 10 dyan, Harmon? Number 10? Si Manggari yan, hindi. Hindi kaya si Poblador? Hindi, pero maliit eh. Oh. Kakunti lang lamang kay Eric at kay Ato eh. So, dala. May sagot na yan. Oh, sa mga nanonood, alam naman ninyo. Jojo Valle. Pati si Bernie Pabiosa, sabi niya si Jojo Valle daw. Okay. Salamat. Thank you. Salamat, Jay Mercado. Nanonood si Jay ngayon. Siya nagsabi. Si Jerry, si Jerry kasama mo dyan. Tama ba? Oh. Yung katabi ni Dong Polistico sa likod. Oo, si Jerry. Tama. Ayun po, galing doon. Lakas ng team na to. Oo, malakas yan. Kaya lang, ang linaruan namin, ano eh, puro elimination, natalo kami ng isang beses dyan sa semis ata. Natalo kami sa... Nadali pa ata kami dyan ni ano, ni... Lasal ata. Tapos, ang meron si... Kasama nila si Pearson, may mga import sila noon eh. Okay. Tapos yung coach nyo, si Coach Turo, yung coach nitong Chris. Coach Turo. Alam mo, lagi pag nakikita ko yung guy na yan, yung nakapasok yung kamay sa bulsa, sa may kanan, na white piece. Parang naisip ko si Efren Bata Reyes yan. Exactly. Bro ka naman. Ilang pictures na tayo na nandun siya. Feeling ko si Bata Reyes. Pero sinabi na ng isang guest natin kung sino yan eh. Yung naka-white shirt na yan. Tsaka one remember. Week lang finorma ata yung team na yan. One week lang na form yung team na yan. Pero malakas din tong team na to. Oh, malakas talaga. May size, tapos mga gwardiya mo, ang gagaling. Dalawang isipin mo, naglaro Altamirano Agustin, sabay. Ganda nun. Pero pinakamalakas na nalaro ang kong amateur team talaga. Yung Luyer. Okay. Yung champion ng pangatlong PABL championship kasi bakit? Kaka-champion namin ng PABL yung una. Eh sabi ni ang palay sa akin noon. Kunin kitang import sa Cebu pre. Ano? Championship din eh. Naglaro ako sa team niya yung Mayor's Cup. Golden Sun kay Coach Yayoy Alcoseba. Mm-hmm.
ang coach ng Cebu noon, ng Louvillier, sila Anthony Mendoza pa, sila Ibanez, Al Solis, Jay Ramirez, Anthony Mendoza, amungunpon yung mga superstar na Cebu. Tama. Paul Manila. Tapos ang kakampi ko, ako, kakampi ata ni Anthony, si, ang kakampi ko si Dondon Ampalayo, tapos si ano, si Also, si ano, si Pablo Yu, Tata Romano, si basta mga legend ng San Jose Recoleta. Oh, Ocañada. Ito yan. Louvillier, ito. Peter Howe. Apet. Peter Howe. Ayun, eh. Ano katabi mo rin ito? Daryl Smith yan, ano? Ayan, Daryl Smith. Yan. Daryl Smith. Bet. Di na umalis ng Cebu talaga yan. Hanggang mamatay, ano? Oo. Sa pare, ano yan? VIP yan dun. Ay naman, oo. Na-experience ko yan. Pre, yung Louvillier na yan, kahit PBA yung kalaban namin, split lang kami ng split sa Cebu. Ganun. Dadayo PBA, talo namin sila, panalo. Lastimosa, Solis, sino pa ang mga nandito? Juntan, ano? Jay Ramirez. Juntan, oo. Oh. Juntan nga, Jay Ramirez sa harap. Sino yung sa yung naka-posing sa gitna ni Jolas at ni Al Solis? Pare, Sambo Ilim. Oh, Sambo Ilim, Sammy Tungal. Oh. Ray Abarquez. Tama, Abarquez, I remember that. Oo. Sino yung mga malalaki sa likod? Yung line up. Andiyan pa ata si Eton Navarro eh. Eton Navarro sa kanan. Sa kanan si Eton. Okay. Peter Aguilar. Peter Aguilar sa kaliwa, second from the left. Sino yung iba? Wala pa si Art. Tapos si Monselis kasama pa namin diyan. Okay. Ah, talaga. Oo, original na Louvillier 'yo, pare. Si Apethaw ba 'yan? Hindi. Andiyan, Apethaw. Yeah, yung siya yung naka-posing sa gitna ni Alec. Etong picture na to, champion to, pare, sa Malaysia. Invitational. Hmm. Tinalo namin ng Flying Camel ng Taiwan. Hmm. Tinalo namin ng Thailand, yung pinaka-champion nila doon, Malaysia. Tinalo namin ng University of South Korea. Eh, malakas si Daryl Smith pa. Oo. Matigas Samuel pa nga dito sa picture na to. 6'9 din yan eh. Oo, lakas. Saka pre, kung mga import lang, madaming kinakain na import yan. Sila ni Coach Norman. Alaban namin Alaska, split lang kami. Sa tagal nga ni Daryl Smith dito, natuto na mag-Bisaya yan eh. Hindi na nga talaga umalis na Cebu yan. Talagang... Alam mo, baby ni Ayoy El Cosebo ba talaga? Yeah. Oh, wala lang anak na lalaki. Babae daw ang naging anak. Okay. Yeah, so at least may picture tayo ng Louvillier, di ba? May ESQ tayo. Napakita na rin natin. Ganda nitong picture na to. Yan, di ba ni Jay Ramirez? Ganyan din siya maglaro. Kung ano posing niya, yan din laro niya eh. Oh. That's right. Oh. Power. Sino nagkwento nga, di ba? Si Jay Ramirez, pag naaasar siya, parang sinusuntok niya yung ulo niya. Di ba may nagkwento yan eh. Style. Oh, dahil malakas siya mag-barbell nun. Wala pa ata sa amin si Jolas nyan. Jojo Lastimosa. Nice. Balik, can you go back to the picture before that, Aaron? The ESQ. Yeah, there you go. Yeah. But you can see that actually there's a list of players. It's just too small for us to read. I can't read that. I'll try. Yeah. Okay. Manny Lara, Coach Jolipa, Ricky Cui, Guillermo Valerio, Harmon, Don, Dickie Bachman, Covino, Cosino, High School, Cosino, Estebar, Cosino, Guzman, Jojo Guzman, Sambeda, Estebar, superstar sa Baguio yan, University of Baguio. Viray, Glenn Capasso, Jojo Villapando, Ronnie Magsano, Eric Altamirano, Adonis Tierra, team captain. Epoy. Okay. Si Epoy Almasco. Epoy Almasco. Oh, Epoy. Bet Kalpito. Kapito. Kalaw, Kalpito. Sabi ko, tanda na ni Banjo. Nasama mo rito, ano? Solid lineup din. Diba? Hindi rin talaga. Oh, medyo Grand Slam champions. 84-85.
Diba? So sabi nga natin nung pinoff natin guest si Harmon, champion in all the levels, ha. Tama. 'Di ba? Kasi sa college tapos PBA. Sa commercial hanggang PBA nag-champion. Oo. Oh. 'Di ba? Okay. Kumbaga, can we move the next one? Sige. Sa ba to? Dumlaw din 'yun ano? Dumlaw gym na naman 'yan. Ito maraming kwento sa team na to, guys. Alam naman natin, halos lahat na ng team na to na living, ha, nag-guest na yata natin eh. Oo. Tama ba ako? Yeah, Asian Games. Cup na lang hindi. Si Cup lang. Si Samboy obviously hindi pa natin nag-guest dito. Oh. Wala si Jack, siyempre wala na, pero si Cup na lang ang kulang. Si Cup na lang ang kulang dyan sa team na 'yan sa Ano pwede mo rito sa team na to, Jerry? For me kasi ito isa sa pinaka-favorite kong national team of all time, yung Asian Games team of 1986. Well, sige, start by telling us paano ka nakuha sa team na 'yan. Yung tryouts, daming kwento about those tryouts eh. Nakwento na si Dindo, nakwento na si Jolas na you know, yung tryout experience nila. Ikaw, ano yung experience mo sa tryouts muna? Ala, nag-freeze yata si Jerry. Ay, si Jerry tuloy si Harmon. Oo nga. Siya naman. Kanina pa tayo nagkakaproblema, all of us. And somebody pointed out si Coach Charlie Favis nagsabi na sinusuntok ni Jay Ramirez yung ulo niya pag naalas siya. Sa shell. Charlie Favis. And then tomorrow, actually, is the anniversary of Charlie Favis guesting on our show, no? That's right. Year ago na. I can't believe it, actually. Nung nakita ko na 1 year na pala mula nung nag-guest si Charlie Favis. Sabi ko, ang bilis naman ng panahon. Parang kailan lang natin siya kausap. And a year has gone by. That's how things go. And then, very clear. Naalala ko pa yun eh. Nagtatago siya sa loob ng kotse na ibang tao para makalabas ng ultra. Exactly. Episode 118 na kasi tayo. And, you know, we just keep rolling along here. Yeah. We're waiting for Harmon to come back into the stream. Maybe somebody can message him na he's baka hindi niya alam na out siya. I don't know. Aaron, maybe we can do the slides for the halftime slides already. Yeah, we can do that while now. While he's out. And remind everyone that we are a part of the Globally Ballin network, and another show on our network is Who the Heck Are We? And they had Kenneth Duremdes live last night, but they're going to upload it on their page on Sunday. That's tomorrow. So the 1998 FIBA MVP was their guest. So they were live last night on Zoom, and then they're going to upload it sa page nila tomorrow. Right. Okay, next. Globally Ballin Network, social media, check them out. Website for the original articles, audio and video projects, globallyballin.com is the place to go. And if you enjoy our show, send us some love and rate us. Rate us on Spotify. Watch and listen on Eternity of Basketball on Spotify and rate us. Give us a 5-star rating, please. And then we can become a monthly supporter of AEOB. Show your support for only $4.99. That's in dollars, not pesos. And 250 pesos per month on Spotify. Be recognized on our future episodes. Most popular episodes so far on Spotify, Usapan Smoking Joe, hindi talaga matibag dyan. Atoy ko, Pido, Jolas, and Bernie. But I'm pretty sure Harmon's episode will catch up very soon. Okay, and then we have Globally Ballin Southeast Asia on Facebook. Please follow that page for tidbits of all the shows on the Globally Ballin Network. So here we are. This is episode 118. Yeah, he's back. Harmon is back in the stream. Yeah, okay. So pinag-uusapan natin. Well, where were we? We were already talking about Asian Games tryouts. Asian Games. Kwento mo sa amin, Harmon, yung tryout process. Paano ka napasok sa team na yan? How did you make it? Siyempre, may tryout kami. Lahat ng star, lahat ng mga amateur talaga, nag-tryout din yung mga remnants nung hindi pa pupunta ng PBA na mga player ni Coach Joe ni Coach Ron Jacobs Di, ang dami, mga 150. Talagang hinanpi kami ni Coach Joe dahil kilala niya na kami. Ako, kilala na ako ni Coach Joe. So, pinick niya si Glenn dahil magkasama kami sa ESQ Tapos, si Jerry ata, no, kaka-MVP sa kacha-champion nila. Tapos, galing na rin siya sa national team. Si Alvin Patrimonio, ano pa nun? Rookie MVP ata ng UAAP, ng NC ata siya. Tapos, luckily, si Alan nandun pa. May senior kami, Elmer Reyes.
Si Villapando, kasi hawak ni Coach Joyon. Tapos si Coach Eric, si Jolas, maganda laro niya sa ano. Tapos si Samboy, sila... Sino pa ba? Si Ronnie Magsano, siyempre. Jack Tanuan. Jack Tanuan. Tapos, basically, yun na yung team. Yeah. Alam mo na, beforehand na malaking chance mo na masama sa hindi. Final third. Alam ko, tapos, siyempre, ang taas ng kumpiyansa namin sa tryout, maganda rin ang pinakita namin sa kahit sa tryout eh. Muntik na, no? Sayang yung team na yan. You could have gone to the finals, no? Oh, actually, Harmon, may kwento nga, may kinuwento sa akin. Yung isang coach na pumunta rito dati, coach ng Yonsei University, nagkaroon ng PBA Invitational 2003. Member siya ng Korean team na tumalo sa inyo noon. Hindi ko lang maalala ko yung pangalan. Pero yung kinikwento daw niya parati, pag Pilipinas daw ang kalaban, kailangan daw hanapin kung sino yung 8 at saka yung 9. Yun lang importante. 8 and 9, yun lang ano, yung importante. Tapos parang ang kwento pa dyan, si Coach Jolly pa natunugan to, kumuha daw ng malalaking katulad yun ni Jack Tanuan, kayo daw tagatago ng 8 and 9. Magtatago lang daw sa likod, yung kwento pa kayo, kumakapit pa daw sa uniforme nyo. Biglang pipiglas yung 8, patira na, oy, 8, 8, 8. Tapos yung 9, nakahawak sa'yo, tapos biglang kakat. Ay, 9, 9, 9, wala na, nakakashoot na. So, ganun ba? Gagagdag ko dyan, ha? Pare, totoo yan. Biruin mo ba naman, kasi sila sponsor Asian Games. Yung calf na apparel. Alam mong apelyido namin, hindi apelyido sa likod. Buong pangalan, Harmon Codiñera, Jerry Codiñera. Ang lupit, di ba? Meron bang ganong uniform? Tapos, siyempre, wala, hindi, hirap sila umiscout sa amin kasi wala kaming ano eh. Wala kaming play. Basta kami, pag sinabi motion, puro away. Ayaw naman ni Coach Joe masyado ng ball screen sa amin, wala kami masyadong pick and roll eh. So, all screens kay Alan. May down, merong lalabas siya sa bigs. Tapos, pagka medyo paubos ang oras, one on one, kung sino magaling eh. Samboy, Jolas, yun lang naman ang bagsak eh. Tapos, minsan, binabalansi, ay, magagaling ang gwardiya namin, pare. Dindo Pumarin, tsaka Magsano. Eric Altamirano. Altamirano pa. Pero mo, ipoposte ka niya. O, Jer, poste mo. Bin. O, minsan, bibigyan din ako. Tapos, pag Sona, eh, wala. Patay sila sa amin. Naalala ko lang, yung Japan eh. Sobrang lakas. Tinalo ka agad namin opening game. Yeah. Tapos, kalaban namin second game. Nakalaban namin yung Hong Kong. 70 ata lamang namin. Tapos, Malaysia, 50. Kuwait, 50. Ganun. Tapos, China kami nadali. Diyos fight eh. Siguro mga, wala namang 20. Mga, pero ang lakas. Sampo. Mga pang-NBA. Sila Song Tao, Wang Libin. Wang, Majian. Wang Yunlong. Yung 6'7". Yung bilib na bilib kay Alvin. Tapos, Huwaydong. Tapos, Huwaydong. Ano pala ni Huwaydong, ano? Nag-coach pa, naging coach pa nila si Huwaydong. Si Huwaydong, umabot pa nung kalaban yung Centennial team eh. Ganun katagal na si Huwaydong eh. Tapos yung ano, yung Song Tao, kinuha ng ano, Atlanta Hawks. Dinraft. Na-draft. Oh. 6'9", 6'11". Ang lakas nila. Oh. Yung Wang Libin. Wala ba si Wang Libin doon? Wang Yunlong. Wala ba si... I remember Wang Libin, magaling din yun eh. Oo. Pero yung ba nangyari sa inyo, Harmon? So, alam na natin yung nangyari nga, na-traveling si Coach Alan noon, yung call na yun, no? Kaya hindi tayo umabot. Na-charging si Coach. Na-charging. Luto yun. Luto yun. Yan na. Meron ba nung side step na charging? Foul counting nga dapat eh. Oo nga. Tapos na sila nun, talo na yung South Korea. No? Kami na magja-championship ng China nun. Correct. Eh, wala. Ganun talaga. Pero, yung game against Jordan, na-interview na rin si Coach Joe about this, no? Sobrang laking naging role mo dun. Kasi, di ba, kalaban mo yung magkapatid, di ba? Barakat Brothers. Barakat Brothers. Tapos may interview Coach Joe. Special mention ka talaga dun dahil grabe daw yung ginawa mo sa game na yun against the Barakat Brothers. Ano yun? Napinag-usapan nyo talaga yun before the game? Oh, sa ang ano ni Coach Joe sa amin,
Kasi yung Barakat Brothers galing na Amerika, eh, mga collegiate ano eh. Parang ominous sign na. Mga, kita mo, nag-i-English na sila. Mga galing na sa Amerika, mga player nila eh. Sabi ni Coach Joe, di kita mo, tapos i-deny mo, kung sa post ka, kaya ko naman na single coverage yung Barakat, magaling eh. Nasa 6-5 din eh. Pinahirapan ko. Wala, bump, dinideny ko, ganun. Medyo nakatulong din, kaya close fight. Ganda ng laban namin, tapos tinalo namin sa endgame. Kaya naging golden bronze. Oh, golden bronze. Ano yun, mga puro crucial na ano yun. Puro mga crucial na mga pre-throw yung nagkatalo doon. Pero ganda ng laban na yun. One of the best wins yun. Oh, ano mo na kung gusto ko lang bumalik sa before the tournament. Nung, kasi kaka-disband lang na NCC program ito. No? Tapos, nung ito yung in-announce na team, parang may ibang sports writers pa na nagsabi, ang hina-hina nito, wag na lang ipadala sa Seoul. Kasi baka mapahiya lang tayo, wag na iano. Ano yung pakiramdam ng team sa anong coaching staff noon na parang may ganong klaseng ano? And it's really yung mga kababayan na walang bilib sa inyo. Siyempre, medyo nakaka-challenge sa amin yun eh. Kasi, siyempre, NCC, andun yung Jeff Moore, Chip Engilan, Dennis Steele, di ba? Tapos, the general, Hector Calma, tapos sumampa na sila. Pero, andun pa yung Samboy, Alan, tapos Elmer Reyes. So, yung leadership din nila, Jerry, puro mga NCC. I would admit na yung paano maging national player na ano namin sa kanila dahil bago kaming national player. Eh. Meron silang confidence lumaban. Eh, South Korea, pre, pag nakaharap mo, kahit PBA, mahihirapan talunin. Herjay, Lee Chung-hee. Oo naman, nagsabay pa yung dalawa. Biruin mo ko sumiyot dito sa PBA. Oo, isinipa ata nila Terry Saldana ba yun? Oo nga. Kumisumyot dito, 66-39. Oo, grabe, 66 points. Parang metro ng taxi. Kung may sasabihin kang deadly, pero yung Alan, pre, ibang klase. Oo naman. Kumbaga, pati Koreano, nagbabaw dun, pre. Oo nga. Doon ko nakita, parang Alan. Gano ka deadly? Kundi kami hinahanap para sa kung sino yung number 8. Hinahanap ng Korea parati 8 at saka 9. Takot talaga sila. Pilipinas, kalaban, hanapin nyo lang 8 and 9. Yun lang tatalo sa atin. Saka naalala ko yung sinasabi ni Coach Jollipop. Yung small ball, naririnig ko na yung kay Coach Jollipop. Yung sa South Korea nga nung araw. Eh di ba yung ginagawa na ng Golden State? Parang may similarity din eh, di ba? Yung pangmamaliliit, tetres sa transition. Ganyan yung mga Koreano eh. Driving kick, grabe. Kaya kailangan, puro individual self-containment sa depensa, coverage. Ngayon, magagaling na mag-1-on-1 ng Koreano, di mas malakas na rin, di ba? Dati, kahit libre, ayaw nila lusot eh. Iki-kick out pa rin eh. Pero, ayun naman, buti nga, naka-ano kami, pero kung ganun talaga. Pero, sumunod naman ata, after a year, si Coach Sonny, player na kami nun. Lumaban sila sa, ano, nakaabot silang finals, silver, di ba? Yes, 1990. Tama. Balikan ko lang yung sinasabi mong Korea, Herjay at saka Lee Chung-hee. Sa opinion mo, Harmon, sino mas magaling sa dalawang yon? Si Herjay o si Lee Chung-hee? Yung Herjay, magaling na gwardiya. Puta pare, deadly rin, depensa, solid. Pero yung Lee Chung-hee pare, pang ano yun. Pang kumbaga, pang ano yun, pang greatest shooter ng South Korea yun. Mga no? Pang NBA, pang kalibre. Shindong pa level nila. Parang kukumpara mo na kay Shindong pa yun, yung mga ganon. O baka mas matindi pa kay Shindong pa. Malakas ang katawan eh. Right. Dos, 6-2. Ang deadly.
Basta na, nasili pa rin yung hindi ka nakadikit. Yeah, yeah. Patay ka eh. Pero after this, ano, so despite the fact kaya parang may criticism bago sa tournament, afterwards, syempre, mahal na mahal kayo ng mga tao kasi lumabang kayo, umabot kayo doon, nag-golden bronze kayo. So talagang sumikat all your names, talagang naging household names yung team. Grabe, shortly grabe. After that, nag-declare ka na mag-draft sa PBA the year after that, di ba? Oo. Oh, yung ba yung decision mo, parang mukhang ano, feeling mo hinug ka na, parang dapat PBA ka na, gano'n? Hindi, actually, ang una nagpaalam sa amin na mag-PBA na raw siya, si Coach Joe. Pupunta siya sa, ano, sa... Manila Beer. Sa Manila Beer. Manila Beer muna, oh. So, nag-Manila Beer siya, kinuha niya si Ricky Cui, si... Hindi pa nga namin alam yung drafting eh. Coach, sama mo na kami dyan. Oo ba, Mon? Buta. Si sino pa ba to? Si Emma. Okay din yung Manila Beer, di ba? Lucio Tanyan. Oh, umabot ng finals yun. Pero hindi na siya eh, coach. Na kaya siya. Lang, may drafting pala nun. So, hindi ko na ano. Pero gusto ko na mag-PBA nun after nung kay Coach Joe. Oh. Kasi naglaro na kami sa PBA as a guest team eh. Sabi ko, ready na kami. Ready na ako nun. Ayoko na magtagal. Tapos, may nagyaya sa akin na eh, teammate ko kasi si Don ang palayo. Sabi niya, Mon, punta ka sa practice namin. Nag-isayo ako isang beses sa kanila. Sa Ginebra. Ano na siya nun? Kaka-rookie of the year niya. Tama. Ayun, pag kaka-rookie of the year niya, kinausap ako ni Coach Sonny. Sabi niya, mag-PBA ka ba? Sabi ko, coach, papa-release na sana ako. Eh. Ganun. Oy, tignan mo. Gusto ka namin. Gustong-gusto ka ni teammate mo ni Don. Eh, siyempre, ano ko yun eh, kadikit ko yun eh. Oo ba ko, sabi ko, gusto mo ba rito sa Ginebra? Siyempre, di ba, daming fans ng Ginebra noon? Oo. Ako nga pinick nila sa, nagpa-draft ako pinick nila number 3. Number 3 overall. Si Alan ata ang number 1. Tapos si Ronnie kinuha ni... Al Solis, number 2. Al Solis. Pero kinukuha ko ni ano noon. Sino ba kumukuha sa akin noon? Kinukuha ko ng shell noon. Okay. Kinukuha ko ni yung manager nila. Tapos... Charlie Fabis. Pero ang gusto ko mag-PBA noon, gusto ko sa kay Costoro, sa Tanduay. Siyempre. Kaso ang Tanduay, di ba, champion ata? Ang layo nila sa draft. Sa peak. So, actually, number 4 ang Tanduay noon eh. Number 4, naunahan na sila na Ginebra eh. Oo, dapat Tanduay ako noon. Dapat Tanduay ako. Okay. Pero okay na rin kasi Tanduay, after that season, nawala na rin eh. So, pero kamusta naman yun? So, you went from some of the greatest coaches, Turo Valenzuela, then Joe Lipa, so, then now you're with Sonny Jaworski. Paano naman yung experience na yun? I would say, humulma rin sa amin sa paglalaro eh. Na-under ako kay Coach, simulan ko kay Coach Skip Agkawili, kay Coach Nick, nung nagmamailo kami. Tapos, kay Coach Chipo Blete, tapos Coach Turo talaga. Talagang, inano niya kami paano maglaro ng basketball. Paano maging postman, maging wingman, bumasa ng depensa, dumipensa. Basically, doon na. Tapos, kay Coach Jolly pa naman, yung pinaka, ano na eh, paano yung defense, parang kila Coach Ron Jacobs na, yung sistema, tapos marami ka rin matututunan, pati sa, actually, pati sa pagko-coach, yung influence ni Coach Joe, medyo marami, may influence sa akin eh, tapos kay Coach Sonny Jaworski, talagang pang-professional talaga. Pang-PBA. Kumbaga, ang coaching niya, advanced. Bakit? May formula siya paano manalo eh. Number one, sa PBA. Recruit siya ng okay ng mga player. Pero hindi mo makukuha lahat eh, di ba? So, balance lang. Fight kami pag all Filipino.
kung kukuha siya ng import, sigurado siya magre-recruit, ang kinukuha niya lagi pang-best import. Yan, nasa likod mo, Billy Ray Bates. Binibilang ko na nun eh. Sabi ko, pasok kami, pinakamababa nito, third place. Oo, alam ko na eh. Magmula nung, kasi kacha-champion nila nung pumasok ako eh, yung ano, Hackets tsaka Beats. Yep, yep. Tinalo nila yung sila, ano, sila Michael Young ba yun? Manila Beer, ha? Inabot ko pa nga sa practice sila yung idol, Francis Arnaiz. Pero wala na sila, paalis na sila nun. Correct. Tapos, yun, lahat ng import namin nun kay Coach Sonny, talagang, kumbaga, hindi kayo malalagay sa ano eh, sa Dehado. Mm-hmm. Kaya, ang mga natutunan ko kay Coach Sonny, mga pick and roll, mga, yung mga handoff, dati walang gumagamit niya, pero away, screen away. Kay Coach Sonny, paborito namin yan. Tapos mismatch, mga ganon. Tapos yung physical style na ng paglalaro sa pro. Kasi ibang pro tsaka ano eh, collegiate tsaka international, iba eh. Yeah. Right. Sa pro, meron ka ng meron ng mga resident superstar, meron ng options. O paano ka na mag-fit? Kung star ka sa amateur, wala ka na. Pagdating mo sa professional, iba na naman. Parang ganun. So, mas makaka-adapt ka kung magaling ka mag-role-playing. So, basically, you can build on, mabibuild up ka dun. Pero kay Coach Sonny, haba ng playing time. Wala namang problema sa playing time dun kay Coach. Kasi ano eh, laging kami ni Chito, depensa. Depensa kami. Pero siyempre, sa tagal mo naglalaro, aabutan ka pa rin ng puntos, gagawa at gagawa ka eh. Bibigyan ka pa rin eh. Pag libre ka, makakatira ka. Pass break, ganun. So, yun ang mga legacy nag-influence sa amin sa ano, yung mga course na pinagdaanan ko. Kakatuwa rin itong picture na ito. Eh. Talagang... Oh, eh. Ano ba nangyayari? Ano bang ano? Garap dyan? Ano bang nangyayari dyan? Ano? Number one. Nakaturo gano'n. Kacha-champion ata namin yan. Huh? So, para practice to eh. Kasi akala ko, isip ko number one. Number one. Pero parang nakaturo si Joey patas eh. Si Bates. Kinuturo si Joey sa iyo eh. 87 na to eh. 87 na to eh. So, 87. Pero conference, di ba? Ikikwento ko sa iyo yung run namin sa Ginebra. Oh, yung unang taong ko dyan, ang import namin, Michael Hackett. Third lang kami. Right. Tapos, si ano? Si Jamie Waller. Correct. Tapos, all Filipino. Puro place lang kami. Talo kami sa puro knockout. Unang taong ko. Tama. Ah, hindi. Si Bates. Si Bates sa third conference nyo. Third kayo nun. Oh, tama, Jamie Waller. Tapos noong 1988, unang taon ko, unang taon ng Pure Foods, ang first conference, Anyeho Ram 65 na kami. Tama. Wala pa kami import nun. All Filipino first conference noon, naalala ko. Pinalo namin sila the franchise, Mon Fernandez. Champion kami noon. All Filipino. Oh, yung God's play ni ano yan eh. Joey Loizaga to. God's play. Ay, yung Mamaril. Yung knockout match na San Miguel. Knockout match yun. Lahat naman kami nakapag-contribute dun. Ano? Pero lakas ng Pure Foods nung. Grabe. Oo, talaga. Puro national team yung pinasok nila eh. Oo, oh, hindi. Tsaka sobrang. Biro mo, ando sila. Willie Heneralaw. Yango. Padim Israel. Alvin Patrimonio. Ando na si Alvin, Jerry, Jolas. Glenn Capasio. Glenn Capasio, Totoy Marquez. Correct. Tanungan, nandun na rin, di ba? Al-Solis. Oo. Pero, Harmon, kung titingnan mo kasi yung 3 years mo sa Ginebra, Anyeho, medyo successful naman yung team nun, di ba? Nag-ilang beses kayo, nag-second place, may championship kayo, nag-third place kayo couple of times as well. Maganda-ganda naman yung performance ng 3 years na yun ng team mo, di ba? Lagi kayo nagpe-playoffs nun eh.
Oo, oh, okay naman. Yeah, yeah, di ba? So, actually, pagkatapos nga ng champion namin sa Pure Foods, meron pa yung IBL na champion, kami pa rin na ng champion. Oo nga. Correct, parts correct. Naman yan. Bobby Parks yung kinuha nila. Yung dumating yung import namin si Bates, hindi naman naglaro. Biruin mo, import ng Shield, pinahiram sa amin. Ba, testing nga natin to. Player doon siya ng Memphis. Bobby Parks. Grabe, naglaro kami. Kalaban namin, ano? IBA ng US, Australia, Alaska. Alam mo na kalaban namin championship? Alaska, dalawa import, Willie Bland, tsaka ang lakas. Eh, Bobby Parks. Naku, sabi ko, tinalo namin Alaska. Champion kami, pipito lang kami yung player. Injured si Kotsani, nagpahinga yung Ampalayo, ang dami nagpahinga sa amin. Pero para kami nag-champion sa PBA nun, dahil ang lakas ng kalaban namin, sila Sean Chambers, puro Amerikano. Yeah, sila Sean Chambers nga. Yeah. Sabi ko, Willie Bland, magaling din yun. Mm. Ang galing. Puta, grabe, diba? Willie Bland. Grabe. Naalala ko yun eh. Biruin mo nung nag-champion kami, eksakto, magdadalawang, ang nag-champion nun, sila Bobby Parks, yung sa may import na single import. Yeah. Doon ko na nakita, sabi ko, grabe, ito na magiging best import. Ang galing ni Bobby Parks dun sa amin. Sabi ko, may katapat na si Billy. Ayun nga. Naglaban sila. Kalaban namin, Shell, semi-final. Pinagalitan na nga kami ni Coach Sonny. Biruin mo, ang shoot na ni Bobby Parks sa amin, 30, ewan ko, 30 na mahigit. Pairs up. Amor ba? Puta, pinagdadadakdakan na lang kayo, ganyan-ganyan. Sabi ko, dong. Sabi ko kay Distrito, pare, banggain natin to. Pinipisikal na namin eh. Oh. Distrito pa. Sinahod ni, dumrive yung Bobby. 74 ang ginawa niya. Dumrive. Sinahod ni Dong. Lumusot sa akin, sinahod niya. Si Kosani na thrown out. Pag-review si Distrito, naalala ko na may bulak sa ilong si Bobby Parks. Umalo yung mukha niya sa tabla eh. Hmm. Pero talo pa rin kami noon kay Billy. Oo nga. Kahit anong gulpe mo doon, tatayo lang naman yun si Bobby Parks. Tapos pero, si Petro. Pero siguro kung hindi sila kalaban namin sa semis, kung sila coach normal lang, kami papasok ng finals, kaso Alaska eh. Pero, Shell eh. Harmon, kinuha ka, di ba? Kilalang yung laro mo. Bruiser ka, nakipag-pisikalan ka, tagabantay sa import, ganyan. Pero nung rookie year mo sa PBA, sinong unang nag-welcome sa'yo? Yan. Yung hello, Harmon. Sabay pinabagsak. Oh, welcome to the PBA, Harmon. Ang dami. Ang dami. Biruin mo, mga APU boys pa, Yoyoy Villamin. Ricky Relos. Ricky Relos at the Bruce Brothers. Shoot na, may tama ka pa. Siyempre, the usual, Don Ramon Fernandez. Siko yun. Puro foul counted na may siko ka pa sa leeg. Abit gidabin minsan. Tapos sino pa ba? Ganun lang. Medyo Victorino. Ganun lang. Victorino, yun. Oh, si Manny, mabilis eh. Si Manny. Abby King. Oo, Abby. Malakas. Malupit si Abby maglaro nun. Yeah. Magulang si Abby. Sino pa yung nakamahirap na import na binantayan mo? Alam mo kasi si Coach Sonny, pinapakuha niya sa akin kahit si Dexter Shouse, ako tumatao eh. Maliit, malaki. Francois Wise. Francois Wise yun. Wow. Basta lagi ako, nakamatch-up ako lagi sa import. So nga. Sila yung Slaughter. Ako tumatao dun. Jose Slaughter. Andrew, nadaling ka lang sa labas nun. Si Redfield. Okay, Redfield. Ah, hindi. Yung isa, si diba import ng Pure Foods na napakagaling, galing Boston? David Tenkill, yeah. Tenkill, isa palapat lagi sa import. Ako. Hindi, medyo susunugin sa second quarter, si Dukot. Basta pampinis ako eh. Pag medyo hindi kaya masyado mabilis, si Dante, pagka mga 6-3 lang import, 6-2. Pag point ang import, pero minsan, pinapatao pa rin sa akin eh. Kaya,
mapapasabay at mapapasabay ka rin eh. Kasi ayaw ni Coach Sonny nang lagi ayaw niya itapat yung import sa kapwa import. Yeah, right. Basta gusto niya yung import, pupuntos lang. Pinapapantay ba sa'yo si Jerry? Oo. Pure po sa kalaban. Ikaw yung tinatapat kay Jerry. Pinatatawa sa akin ni Coach Sonny yan. Jerry, oh. Alvin, pag di ma-check si Alvin, sa ito, no? Kemon. Pero banda ko eh. Away ito. Away ito yung away. Ito yung brawl eh. Ito yung suntukan, di ba? Yung pinapansin ni Joe Warzy, Philip Cesar. Yan yung, Cesar. Yan yung ano, tingin ko dapat kami nag-champion yan eh, yung conference na yan. Oh. Ang import namin dyan, Tommy Davis, mga NBA, ano, sila jumping Joe Ward. Para na-injured ata, tama, na-injured si Tommy Davis, ang gagaling. Biro mo, may time, naglaro kami sa Tagum, kalaban namin sila Willie Bland, Alaska, double overtime. Eh, pito lang kaming Pinoy, tapos dalawang import. Naglaro kami ni Coach Sonny, buong game, walang labasan. Tinalo namin. Tapos, yung jumping Joe Ward, ang tindi. Tapos, nag-i-import pa namin si ano. Pare, ito, tingin ko kung mag-a-agree kayo. Pinakamagaling na nag-i-import sa PBA. Kilala nyo ba yung ano? Kevin Gamble ng Iowa. Boston yan. Celtic Panton dalawang kasi. Pero sa dalilang naglaro sa inyo yun. To, pre, diba? Naging all-star to ata. Sa dalilang naglaro sa inyo yan eh. Diba? Oh, matagal karir nun sa PNB. Ang haba pre, tsaka sumikat to. Oh, pero dito, hindi masyado, diba? Ano bang nangyari? Kasi bata pa siya nun, kagagraduate lang niya sa college. Pero okay din ang pinakita niya rito eh. Mm-hmm. So, bakit siya pinalitan ni... Ano, oh, bakit siya pinalitan? Pinalit sa kanya si ano... Yung nagpalit sa kasi Tommy Dave siya unang import tapos gusto ni Coach Sonny si ano si Mas Gunner o si Davis ang pumasok, di ba? Davis pinalitan Tommy si Davis Gamble, ang pumasok. Joe Ward pinalitan si Bates. Tama, di ba? Oh, parang ganoon eh. Yeah, yeah, yeah. Nakat si Bates nun. Yun, nagrambo lang kami ng presto yan dahil... Oh, yun na nga eh. Diba, sandali, nagkaabutan ba kayo ni Atoy ko dyan? Di ba kayong dalawin nagtapat? Opre, ayun, nahihiya nga ako kay Atoy. Pero kung maibabalik ko lang, di ba? Pero actually, hindi nga ako nakahingi ng ano sa kanya nun, ng apology. Kasi, ano eh, na-escalate na yung gulo. Tapos si Jumping Joe, mainit na. Pumasok siya, naka-civilian. Parang injured siya nun eh. Oh, tama. Parang tama. May hawak. Hindi ko alam kung may hawak siyang baso o bote. Sabi ko, pre, tama na to eh. Ganun-ganun, lumapit ako sa akin. Pre, huwag na. Parang tingin ko na mura niya ako eh. Hinawakan ko siya. Oh. Na nabigyan ko siya. Oh. Ayun na, nagkarambula na rin talaga nun eh. Oo. Oh. Hindi, ano ka naman eh. Di ba? Pag may guro naman talaga, hindi ka naman umaatraf talaga. I mean, may nag-mention nga kanina rito sa comments nung yung 1987, yung Swift, sila Jerry. Oh. Mga Amerikano kalaban nila. Biglang galing sa crowd, nakita kita. Pumasok ko na sa court. Nakita ko na rin doon. Oh, ako, kasama ko si ano nun. Siyempre, mga teammate ko pare, Jerry. Oh. Utol ko, si Jack Tanuan, sila. Kami, nanonood kami sa crowd. Player na ako ng Hinebra nun. Kaya yabang talaga ng mga Amerikano eh. Mga, yung mga ng NBA. Eh, nakisali na tayo eh. Oh, siyempre. Nalala ko yung commentator noon, sinabi, oh, and Harmon Codiñera coming out of the crowd. Parang ganun eh, di ba? Oh. Oh, speaking of enforcer, ayan, oh, binabati ka ng kapwa mong enforcer. Sino? Onchi de la Cruz. Ah, oo. Haba rin ang pinagsamahan namin dyan, Onchi. Pero ito, nag-champion ka. So, yun, nakatikim ka na naman ng championship dyan and with Añejo. So, ay, very successful din yung nangyari bukod sa Mason 2. Kasi panalo naman. Di ba? Tapre, umabot pa kami ng isang final pa, 1989, yeah. Kay Carlos Briggs, the great Carlos Briggs. Oo naman, oo naman. The scoring machine, pare. Oo, grabe yun. Si Redhead. Scoring ano nga lang kami dun eh. Scorer in more ways than one. Sabi ng boss, diba? kahit tigto 2 points lang kayo, dumipensa kayo, tas tigto 2 points lang kayo. Bahala na si Carlos. Pasok kami final, pahari. Grabe yun.
Si Tenta, si Senta, every game. Pinalo namin ng Pure Foods, knockout game, pre. Oh, highest scoring average ng import si Carlos Briggs in one conference. Pre, yung ano, yung San, ang kalaban namin final, San Miguel, wala. Ewan ko lang ha, pero pwede pa ba sabihin yun? Ano? Puta, tapos na eh. Agado lagi sa foul. Wala eh, medyo, eh, sabi, sinabi na rin naman ni Coach Sonny nun, medyo alanganin ng, alam mo na, sa amin ha, sa tawag, ganun. Pero, yeah, yeah. Pero kaya-kaya na, hindi nga nanalo sa amin yung San Miguel sa elimination eh. Yun yung Grand Slam year nila eh. Yun yung huling hinahabol nila para makapag-Grand Slam eh. Tsaka yun na ata yung time na binili na ng San Miguel ang ano, ang Ginebra. Yun ba yun? Pwede. Pwede, pwede actually. Oh. Alam mo ba't naalala ko? Kasi pumasok na sa amin si Don Andres Soriano eh. Sa loob ng ano namin, dugout. Okay, okay. O yun, yun malamang. Naalala ko yan eh. Eto, napapagkwentuhan na lang naman natin. Oo, oo naman. Pero pwede na nga, paanong feeling Harmon nung 1990 may dalawang bagong team na papasok sa PBA, so may expansion draft. Hindi ka na-protect ng ng Anyeho noon eh, di ba? Kaya na-draft ka ng Pepsi noon. Pepsi. Sinabi ba, anong sabi ni Coach Jawo sa'yo na hindi ka na-protect? Coach sa amin, oh. Actually, pare, di ba, ano ba yung protect, ano, ilan ba yun? Protect 9. Seven yata. Wala, nine. Protect 7. Eh, kapipirma nga lang namin nila Peter noon eh, ng kontrata. Oh. Eh, kinukuha ako ni Coach Edo Campo noon. Hmm. Bibigyan kami ng mas malaki sahod eh. Eh, protect 8. Eh, sino naman ang anuhan mo doon sa Ginebra? Siyempre, ang palayo. Loizaga Brothers, Gonzalgo, Isaac, Coach Sonny. Diba? Oh. Mamaril. Pito na kagad. Oh. Di kami nila Peter. Diba? Okay lang sa amin. Eh, hindi ko naman alam na dadamputin ako nung ano. Nung Pepsi. Nung ano, nung Pepsi. Kayo yun eh. Kay ikaw, si Joey Loizaga, Nandi Garcia, Tano Salazar. Kayo yung mga hindi pa na-protect nun eh. Oo. Oh. Eh, maganda rin naman ang binigay. Okay din. Tapos, kaso siyempre, ano eh, expansion team. Medyo okay. Nag-a-adjust. Mananalo rin naman. Mananalo. Uh-huh. Tapos, tin-raid ako kay ano, kay sa Alaska, kay Abet. Abet. Abet, kita Abet. Kay Coach Team. Umabot kami nila Coach Team sa ano no sa finals, dalawa import. Mhm. Tingnan mo tong pictures na to. Ganun ka versatile sa depensa si Harmon eh. Samboy Lim, tapos Mon Fernandez. So, yeah. Medyo small guard, off guard, small forward, tapos sentro, di ba? Pwedeng yun yung isa, parang sabi mo nga, di ba? Minsan eh, di ba, malalaking import Francois Wise, minsan Dexter South naman ang binabantayan mo. Di ba? Pero, alam mo, kailangan talaga ganyan ko, depensa kay Don Ramon, ano Harmon? Kailangan ako sa Bewang. Ay, si Don Ramon yan, San Miguel. Medyo alam na namin paano siya depensa niya, pero magaling pa rin siya. Pero, siyempre, napapag-aralan mo na eh. Bandang uli, puro reklamo na si Don Ramon sa amin dahil tinatapik ka namin siya dito. Tapos, magaling siya umispin move. Tinuruan kami ni Philip Cesar. Pre, kailangan mo para pagpihit niya nasa harap mo pa rin. Iwanan ka lang ni Don Ramon eh. Oo. Oh. Tapos hindi pa sila bati ni Coach Sonny nito, no? Ah, hindi. Hindi sila okay na. Hindi sila bati yan. Lagi silang kahit nagtatrust talk sila sa laro eh. So ano, pag sinasabi ni Coach Sonny kalaban yung San Miguel, malabas siya sinasabi sa locker room, oy, yung Fernandez ang ano, ang kalaban natin ngayon, kailangan natin manalo, wala bang extra motivation sa inyo? Mararamdaman mo eh. Uh-huh. Mararamdaman. Okay. Talaga. Sinasabi talaga niya na wag mong bigyan ng ano. Don't give any, wag mong papormahin, parang ganoon. Right. Sisikalin mo ganoon. Parang ano, tantamo to hit order 'yon, wag mong papormahin. Oo. Oh. Diba? Right, hit order yun. Ha? Tapos may Dong Distrito, tapos may Chito ng Shaka. Ganon. So Alaska, nag-Alaska ka for a while. Kamusta na? Anong first impressions mo kay Team Cone noong mga panahon na yun? Di pa siya ganun kasikat nun? Mabait si Coach Team. Magaling. Ano siya?
typical American coach. Tapos, sistema. Wala, hindi pa kami triangle noon. Papunta pa lang doon. Pero, napaabot siya rin sa finals yung team namin. Last, dalawa import. Magaling yung import namin. Puro taga Boston Celtics. Carlos Clark. Doon kami na, biruin mo, 2-0 lamang kami. Beso 3. Beso 5. Nanalo sila Jerry tatlong sunod-sunod na injury si Bong Alvarez. Tama. Ano yun yung yung heel. Achilles heel. Yun ang basically yun ang nangyari doon. Napilay si Bong. Ganda ng linalaro namin noon. Talo kami. Yun yung last championship ni Dalupan niyo, ng Pure Foods. Pakalas niya, ever. Tapos, sige. Tuloy mo, Armon. Siguro, baptism of fire niya na yun, ni Coach Tin. Yeah. After that, si puro panalo na sa... Bata pa si Coach Tin nun. He was in his 30s, I think, at that time. Tsaka ano si Coach Tin eh. Ano siya eh. Humble na coach eh. Ano siya eh. Yung nakita ko talaga, tinitingnan niya sila. Nag-ano siya kila Coach Sonny, kahit kila Coach Joe. Kinikwento niya sa amin yan eh. Sila Coach Ron. Talagang pinag-aralan niya ng gusto eh. Kaya dinideserve niya yung lahat ng nakuha niya all these years. Hindi ako nagtataka eh. Kasi talagang pinaghirapan niya talaga yung craft niya. Yeah. Well, kamakailan lang nag-announce ang Alaska, Harmon, na ito na yung huling conference sa PBA after 35 years. Anong unang pumasok sa isipan mo nung nalaman mo na officially aalis ng Alaska sa PBA? Ako, ang siguro tingin ko, ang sa Alaska na rin kay Sir Wilfred, parang wala na rin gustong patunayan, baka nagsawa na rin, gano'n. Or may mga usapan na siyempre, di ba, yung direction ng PBA, yung kung level yung playing field, parang di ba, may mga sister team. Parang wala naman atang gano'n sa mga ibang country, di ba, yung mga sister teams. Parang siguro parang doon pumupunta eh. Kasi kahit na walang yung sa mga trading, sa mga trades ng mga player, parang minsan may mga questions, ganun-ganun, di ba? Siguro, nagsama-sama na rin eh. Parang ganun. Pero ako, hats off ako sa Alaska franchise. Lalo na sa may-ari, okay yan. Yeah. Maganda yung palakad nila sa organisasyon. Plus, nag-iba na rin yung direksyon ng kumpanya rin talaga. In-explain naman ni Sir Fred yun, diba? Na parang, hindi na. Basketball din, parang hindi priority yan para doon sa mga foreign owners. Ano? So, palagay ko, ganun din. So, pero naging parte ka rin ng history ng Alaska, no? Of course, naglaro ka doon sandali nga. But then, eventually, nagsama kayo ni Jerry on one team in the PBA. Pure Foods. Sayo naman siguro noon, magkatabi pa kayo sa bench, ganyan. Dati, pag nag-aalas ka kayo, pag tinalo ng Hinebra ang Pure Foods, ngayon, magkasama na kayo. Then you won a championship pa dyan, magkasama. Kaya lang napansin ko yung Pure Foods, pag kukuha ng import, mahina kumuha ng import. Kasi champion namin ng All Filipino. Sumunod na last conference, ang kinuwang import, hina. Parang local. Sabi ko, sa Kangkuma. Naalala mo ko sino yun? Naalala mo ko sino yun? Parang umaasa lang sila sa parang agent. Parang gano'n. Parang, ano ba yun? Green ba yun? Or... Ganun ka, no, eh. Hindi natin matandaan. Ibig sabihin, baduy talaga yun. Kasi hindi natin... kahit kano kalakas yung Filipino, struggle yung team. Hindi, tsaka ibang level yung mga imports noong panahon na yun eh. Grabe, pero... Di ba? 3 points sa game. Benchmark mo, Bobby Parks. Talaga mahirap tapatan yun, di ba? Michael Phelps, di ba? Michael Phelps, so... Sila ba yung mga naging import dyan?
Yung sila, yung Willy Bland, lahat sila galing sa Europe, eh, di ba? Sila David Pope, di ba? Mga ganun. Darren Quinan, Jamie Wilder. Sila, Michael Hackett, galing ng ano yun, eh, ng Spain. Hmm. Yeah, yeah. Billy Ribbits. Sila, Michael Young. Oh, grabe talaga yung late 80s na imports. Matindi yung mga yun. Sila, early 90s. Galing. Grabe import dati. Tapos sa Harmon, natapos yung PBA career mo eventually. Noong 1992, nag-sign ka sa Presto, second contract. Presto, yeah. Oh, then tapos nawala na rin kasi ang Presto, no? So, speaking of teams na nawawala, di ba? Nawala na Presto. Katas ng Presto, pumunta ako States doon. Tapos, nag-disband na pala. Disband na. So, walang team. Bakasyon muna. Oh. Pagbalik ko, wala kaming team ni Onchino eh. Nag-training kami sa ano. Nakita namin si Coach Tembong. Samahan niyo ako, laro tayo SEA Games. O, di practice kami para hindi mabakante. Laro kami, practice kami, ilang buwan. Okay naman eh. Taka gold medal kami doon. That's right. Taka grabe yun, medyo struggle yun kasi yung team nga na yun. Hindi naman yung mga Toto sikat at that time na ang pinasok doon, 'di ba? Kayo dalawa ni Onchi veterano, sila Peter Taronyan, 'di ba? Sila Shotang Kinsen. Sila Gilbert Castillo, Long David, Gascon, diba? Shotang Kinsen, 'di ba? Sila Well, na PBA lahat ng teammate namin eh. Sila Rodney Santos, si Jumbo Cruz, pero hindi naman naglaro doon sa CD. Dale Singson, di ba? Dale Singson yan ng si Bade nga. Si Pochwinyo. Sentro namin ang Pochwinyo. Tama, Pochwinyo. Natalo pa kayo sa Thailand, di ba? May loss pa kayo dyan eh. Hindi. Sa ano lang kami natalo? Elimination. Sa classification round. Ay, hindi kami sa Thailand natalo. Hindi ba Thailand? Sabi, Indonesia. Kalaban namin ata, Indonesia. Indonesia nga. Alam mo, talo kayo na isa eh. Pero bumawi ko, tinalo nyo rin sila later on. Tinambakan din namin eh. Yung Thailand, tambak yun eh, championship. So nakahirit ka pa. Nakahirit ka pa ng isa pang international RP team. Champion. Before tapos, diba? Pagbalik ko, si Chris Jackson, tinutulungan ng airpat ko magkaroon ng citizenship. Kinuha kami sa Chowking. Okay naman. Sabi ko, laro lang. Basta basketball, di laro lang muna, di ba? Laro ko na. Wala na kumuha sa'yo sa PBA? Hindi ka na sinubukan i-sign up ng iba mga teams? Or di mo sinubukan mag-sign up? Hindi ako sumubok mag-ano eh. Hindi ako nag-try out eh. Okay. Sundo ka na. Hindi ako sumubok mag-try out. Naglaro kami sa Chowking. Okay pa rin. Tapos, mga international tournaments. Tapos, after that, mga 33 na ako, 34. Mm-hmm. Pumunta ako States noon, 2 taon. Pagbalik ko noon, gusto ko na mag-coach noon. Kasi nasa 36 na ako noon. Eh. Nag-coach muna ako sa ano? Okay, Coach Nick muna. Nag-drill na kami. Milo Best, Grill Master. Yung basically, ang laki ng tinulong sa akin noon. Seminar. Tapos, binigay sa akin yung Maris High School. Ang player ko doon, si Gab Banal. Okay. Saka sila Juan Banal. Okay. Player yung mga yan. Okay. Coach Joel ang pumunta mga sa akin. Coach Joel yan. Si Gab, ganda na yung alam ni Gab ngayon. Si Gab lumipat na Xavier eh. Si Gab lumipat din na Xavier pagkatapos noon. Pero ayop siya ngayon. Pero sa amin muna yan, bago na gano'n. Bago na Xavier. Tapos, si... May iba doon, napapunta ko ibang player sa FU. Tapos, kinuha ko ni Coach Danny Gabieres, assistant FU. Coach sa FU Tamaraw. Siyempre kasi, alumni ako eh. Kinuha niya ako. Ayun. Naka-champion kami, UAAP. Kaya nga, ikaw yung big man coach to. Sino yung mga player nyo nun? Magtulis, Ginebra, Bacani, Chris Nickdaw, Medina, sila Victoria Medina. Ng Pure Foods. Mark Stevens, Victoria.
Oh, sila si Francis Adriano, Adriano, Adriano. Correct, si Lino Cruz ng Oh, si Lino Cruz. Ang bigat din ng team na yun, ha. Okay yun. Galing, bilib ako doon. Galing noon. Sila ang lakas ng team namin. Eh malakas din ng Wala pa si Abinido doon, no, wala pa. Wala pa si Abinido, papasok pa lang siya noon. Mm. Saka si Arwin. Yeah, yeah. Mm-hmm. Ah, wala pa sila Arwin noon. Tapos, 97 yung champion 97. Namin, nagre-recruit kami. Nagre-recruit kami nila Coach Danny sa Bacolod. Dapat si James Shep makukuha namin, pero nakuha lang namin sila Baros, yung mga Ilonggo, si Conlu, sila Barceliano. Ayun, mga Ilonggo nakuha namin. Mga taga Bacolod. Hmm. Yeah, sila Jeff Chan, yan ang resulta ng recruit. Comment namin doon. Eh. Right, right, right. Ayun, eh, grabe naman ang FU din. Matindi rin talaga sa group si yun. Ang kasama kong assistant kay Coach Gabieres noon, si Bert Flores. Mm. Yun, yun ang magaling mag-recruit. Si Tapos, Bert Flores. Nung mga 99, oh, yun. 98, natalo kami sa Lasal. Mm. Rematch. Ang coach ata ng Lasal na noon, ayun ko, si Coach France na ata. France. First year niya. Talo kami sa winner take all. Championship. Oh. Yeah, yeah. So, tapos umirit ka pa. Naglaro ka pa ulit. Siya pang that, diba? Ito nga, nagko-coach na kami. Nagbukas yung NBA. Kinuha kami sa Iloilo Bolts. Eh dito right. Lang ang practice. Di okay lang. Makakasimpat ka sa FBU. Laro, laro. Okay naman, okay naman. Tapos, pagkatapos ng first season namin, medyo okay lang, nanalo rin ng 8 eh. Ako, Andy De Guzman, Kapobre, sila Francis Aquino, right. Django Rivera, Coach Ompong Segura. Hmm. Tapos, boss namin doon, mga Paket, Lopez, Boss Mari, Cuna. Mari Cuna, Yotits ko. Hmm. Oh. Tapos, Alana Lopez, Montelibano. Hmm. Nanalo rin. Tapos second season, nag-full blast sa budget. Nag-recruit ng mga player. Assistant coach pa rin ako sa FPU noong kay Coach Danny. Uh-huh. Natalo kami sa championship sa intercollegiate. Kila Adukol sa San Sebastian. Kay Coach Turo. Pero hindi nag-coach si Coach Turo. Si ano lang ang pinahawak niya. Ewan ko si Coach Bay ba yun? O, basta, close fight. Overtime eh, double overtime. So, sabi ni Coach Danny, Mon, magandang balita. Siya kinukuha na coach ng Iloilo Bulls. Kinuha niya. Sa coaching staff sana kami, laro ka pa. Di laro pa, second season. Doon, medyo kakapalibot-libot kami nila Coach Flores. Medyo napabayaan namin yung FEU, siyempre, di ba? Si... Kaya napunta muna kay Coach Koy. Siya munang... Maganda naman na naging resulta rin. Pero after nung second season ng NBA, sabi ko, ayoko na, ang hirap na rin. Oh, biyahe kayo na biyahe. 37 na, di ba? Tapos, si Yoyo nga, every other day na lang mag-practice. Saka ang dami na malalakas. Ay, nag-concentrate na lang ako. Year 2001, pagkatas ng NBA, 2001. Nag-coach na ako ng full-time. Nag-assistant ako kay Coach Boyce Samar sa Siaba. Tapos, sa Milo, nag-aano pa rin kami. Tapos, yung Ama Makati. Naging coach ako ng 6 na taon. Babae, Oleo de Santa Rosa. Tapos, eh, nakakaintindi naman ako sa kinuha akong conditioning coach ng airpot ko sa ano eh. Sa Blue Girls. Mm-hmm. Tsaka Blue Boys. Oh. Softball. Baseball. Mm-hmm. Kasi wala akong ginagawa pag tanghali. O to. Sa Philippine Sports Commission, di trainer. Okay naman. Champion sa Asian. Basta puro champion kami doon. Softball. So, nakatatlong taon din kami doon. Tapos, sa Ama, lagi namang quarterfinalist. Tapos ang mga player namin sa Siaba, no, sila Rani Del De Ocampo, sila Yancy De Ocampo.
Mark Soto, Mark Pingris. Ayan si Mark Pingris eh, sa amin sa FPU nagmula yan. Bago ng San Sebastian eh. Kaya nagdaan din sa amin yan eh. Tapos pagkatapos kumaga nung nag-aama na ako, kinukuha na rin ako sa ano, kaibigan ko. Ang dami na akong kaibigan dahil nag-commissioner ako ng KUSA. Kinuha ko ni Boss Graham Lim. So, Coach Nomar Isla, kinuha ko assistant sa AEOB. Naging champion din kami sa, kami ni Coach Jerry Esplana, nag-champion din kami sa NCAA. Pero hanggang ngayon, medyo hirap pa. Talo nga namin yung sila Coach Leo eh, Arellano. Pero sa NC, medyo hirap pa. Hopefully, itong AEOB. Tapos, napunta kami sa UE, pero uneventful yun. Kami, assistant kami kay Jerry, medyo, kumbaga sa big time coaching, baptism of fire. Yun, ganun. Yeah. Nahirap tapos, din kasi. Oo, mahirap. Yung, iba rin yung coaching sa NC tsaka UAAP. Haba na rin pala ng coaching career mo, no? So talagang pinasok mo yan. Hindi na pag-uusapan kasi masyado, no? Pag iniisip si Harmon, hindi coaching ang naiisip. Pero kaya nga yung pin-off namin na guest ka, si Coach Harmon. May mga nagko-comment si Coach Harmon. So talagang kilalang kilala ka sa coach. Yung dami mo rin ginawa ka na players in different levels. Yung ano nga, yung noong 2014, punta ako Iloilo, nag-vacation ako doon. Nahawakan ko yung buong sports program ng ano doon eh, ng District 4 ng Iloilo. Mula high school, college, lahat mula hanggang provincial. Tapos kaya lumakas yung team ng Iloilo, nag-champion sa NBA. Sa NBA, Junior NBA. Mm-hmm. Yung produkto ng program ng Iloilo eh, sila Mark Nonoy. Okay. Yung sa USC. USC. Tapos may personal akong player ngayon. Si Bahon, papunta ng Emilio Aguinaldo College ngayon. Madaming pupunta rito. Kasi ang right. Sa Iloilo, ang laro nila doon, football. So medyo na-improve natin yung basketball din ng konti. Tapos hanggang pandemic lang. Nung nagka-pandemic na, wala na. Stop. Harmon, dumarating na tayo towards the end of the show, no? Siyempre, yes. Dalawang oras na tayo nagkukuntuan. Pero before we go into our regular segments, may question lang ako sa iyo. Siyempre, kapatid mo si Jerry, kapatid mo si Pat. No? Si Pat, very short rin ang PBA career niya, ganyan. Pero si Jerry, naging superstar talaga and all of that. But can you tell us yung dynamics ninyo, magkakapatid? How close are you? How often do you see each other? Right now, nasa bahay ka ni Jerry. Tapos, panayang, nahinig namin yung boses niya sa background. Pinapaalala niya kung sino yung mga nakalaban niyo. Tapos, so yun yung number one, yung dynamics yung mga player, yung magkakapatid na tatlo. Tapos yung pangalawa is, did you ever in your career feel parang, ba't ganun? Ba't parang si Jerry yung sikat na sikat? Bakit ako hindi ako umaabot sa ganun? Pare, proud kami doon. Pare, alam mo yung lugar namin, yung Busingalong? Pare, sa bagay, kasama si Hector sa 25 greatest player. Pero, kumbaga, dapat lang eh. Pero si Jerry, bata lang yun na dala-dala namin dati. Pare, destiny niya yun. Magaling talaga siya. Bakit? Biruin mo, sandali lang siya nag-basketball. High school, MVP ka agad. Sabi ko, patay na tayo dito. Natural, laki pa basketball. Laki pa. Tapos, biruin mo lahat ng sobrang gagaling sa Singalong. Yan ba yung kapatid mo? Ganun-ganun. Sila John Copada, Cordero. Pare, hindi mo maano yun eh. Pero biruin mo, greatest, di ba? Eh, siyempre, proud kami. Codinera family. Right. Kumbaga, kanya na lang ata yung record na sa block na hindi pa na ano eh. Yes. Siyempre, tsaka produkto rin lang to ng airpot namin eh. Ng father namin eh. Basta gusto niya lang mag-successful kami sa sports. Siguro sa tingin ko, kahit saan eh. Baseball man o basket, ganun. Kasi lagi niya sinasabi, kung meron kang talent, sayang kung hindi mo, di ba? Yeah. Pero ako tingin ko lang,
yung dynamics ng journey ni Jerry. Ako tingin ko ano pre, talagang destiny 'yon, pre. Sa akin kasi biruin mo nag 25 greatest siya, ang dami niyang eh baka pinapanood niya lang lahat yung mga nalagpasan niya doon eh. Oh, isa sa mga bata. Baka hindi niya pa nga kilala eh. Bit-bit siya, dala-dala ko. Para lang magkakatropa lang kami dati. Pati AP boys, barkada niya eh. Pero siyempre, iba talaga pagdating sa pro eh. Ibang professional eh. Pero yung kamong talent, siyempre may natural siya. Mm-hmm. Tapos, tingin ko, yung depensa, baka on a personal level, as an individual player, siguro one of the best. Mm-hmm. Ako, magaling ako dumipensa, pero siguro kung sa team concept, iba yan. Pero siya, sa personal, individual, patindi siya. Yeah. Nandiyan ba siya? Baka pwede na natin siyang... Ito, join the picture. Join the picture. Anong episode natin si Jerry dati? Hello, sir. Jerry, kamusta? 85 yata, 85. Hi, episode 85 yata. Well, sir... Sir Charlie, hey, kamusta? Hey, coach, kamusta? Ayos lang. Pinag-uusapan namin, eh, yung dynamics yung magkakapatid. Eh, isipin nyo, mag-guest lang sa amin si Harmon, nasa bahay ka pa niya. Jerry, nag-set diba? Up, parang, alam mo na. Nag-set up eh. Diba? Kaya nga eh, diba? So, fight yung testing natin kahapon. No? So, obviously, close pa rin kayo until now. And then, are you still in touch with Pat also in the States? Nag-uusap pa rin yes, kayo? Yes, oo. Recently, oo. Lagi kami nag-kwentuhan din what is life in America. Siyempre, he just recently migrated. So, at the age of 50, early 50s siya. So, talagang it's a major adjustment. Pero since athlete ka naman, hindi na sa inyo nating new ang adjustment. Jerry, ako tanong ko lang ano, since magkatabi na kayo ni Harmon ngayon, ano masasabi mo tungkol kay Harmon as a role model growing up to be the player that you were? Ah, well, Tagalong lang ako kasi Noel eh. Hindi nyo alam, siya nag ano sa akin, nag-inspire talaga kasi wala naman akong guidance din sa basketball kasi baseball ako eh. Hindi nga ako marunong lumay-up, nakakahiya kasi nung nag-tryout ako sa FEU noon. Pucha, hindi ko marunong lumay-up. Baliktad nga, pag lumay-up ako, yung left, dapat right hand, right leg, hand lay-up. Ako, baliktad eh. Tapos, siyempre, trial, pero nakakaya ako. Kasi sa quadrangle ng FEU, pucha, gitna ng ano yun eh, ng bongko, lahat ng mga estudyante nanonood, pagtatawanan ka pag hindi ka marunong eh. Eh, hindi nga pa ako marunong noon sa junior. So, parang, kinuha pa rin ako, ba't di lang ako na-enroll? Galit nga yung older sister ni Tita Cory, si Josephine Reyes eh, kawang ko. Ba't di ako nasama? Eh, limited lang ang high school at that time. So, yun. Talagang it's really, talang, actually, si Harmon lahat na nagturo sa akin. I mean, kahit mag-drive ng auto, siya eh. Paano mag-basketball? Kasi, hindi ko alam ang buhay sa papano tryout, papano, ano, ang maglaro ng organized basketball. So, sa kanya lang ako lahat nagka-idea. Pati gulang, tinuro rin niya. Oo, kasi alam mo. Mas magulang daw si Jerry, sabi ni Harmon. Ang laking bagay, kahit si Coach Turo with the group ng FEU and UE, I was just blessed with you know those two schools na nakikitulog ako dyan sa FEU dorm. Sa Morita, alam ng buong FEU yan. Lahat ng mga 80s, doon ako natutulog kasi I was part of the yung spot built sa Connie ni Coach Turo, commercial team yon. Pareho kaming oras ng practice. So, dito ka na matulog, ka na umuwi. Sabi sa akin ni Glenn. Oo, para sabay-sabay na tayo sa practice. Right. Galing. Nice. Nice to see the brothers together. Sayang, sana si Pat pala, inibita na rin natin. Usapin tatlo. Pero maraming salamat sa inyo. So, dalawa na kayo. Naging guest na sa aming show. Thank you very much to Jerry for hosting Harmon sa bahay mo. Yeah, anytime. Pwede mo pa-shout out? Marami tayong fans eh. Oh, hindi, darating pa. Sa dulo. Before we end, to get to that part, we'll go into the Twilight Zone now. I will end the Twilight Zone, yung last segments natin. Yung unang segment is the usual X's or O's. Meron tayong X's or O's. Yeah. Brought to us by Hinilaban,
store.com. Salamat, Jerry. Thank you. Thank you, guys. Thank you. All right. So, Harmon, may mga choices akong bibigay sa iyo. Mamili ka lang. Ako alin yung choice mo. Sabihin mo lang. Hindi mo na kailangan magpaliwanag kung bakit choice mo yun. Okay, number one, ha? Jaworski or Edo Campo? Jaworski. Jaworski, okay. Number two, baseball or basketball? Basketball. Basketball, okay. Mon Fernandez or Abet Gidabin? Mon Fernandez. Billy Ray Bates or Michael Hackett? Bates. Billy Ray Bates. Bates. Jamie Waller or Michael Hackett? Jamie Waller. Okay. Joe Ward, Tommy Davis? Jumpin' Joe Ward. Jumpin' Joe. Okay. Number 8 or number 9? Kay Dick or Samboy? Ako sa pare, problema yan. Pwede ba dalawa? Ay, tabla yan. Okay, pwede tabla. Pwede tabla. Tabla. Allowed yan. Jolas or Samboy? Pare, Samboy lima ko. No offense ha, kasi teammate ko sa pero Samboy lima ko. Yan. Okay. Ito, 1983 FEU Championship, 1985 ESQ Championship, or Lulier 1986 Championship? Pare, doon ako sa ano? Yung 1985 na championship ng PABL. PABL, okay. ESQ, alright, okay. Oh, Turing Valenzuela or Joe Lipa? Tabla. Parang dalawang kata yun. Okay. Ito. Si Magic Man Don Ampalayo or Terry Saldana? Doon ako sa Don Ampalayo. Don, okay. 1988 All-Filipino Championship with Añejo or 1991 All-Filipino Championship with Pure Foods? Doon ako sa Añejo Champion Añejo. 1988. Yes, sir. Okay. Dante Gonzalgo or Glenn Capasso? Gonzalgo. Okay. Kahit mas matagal pinagsamahan, ha? Ito, imports naman. Darren Quinan or Derek Hamilton? Darren Quinan. Tommy Manotok or Edo Campo? Coaching. Tabla. Tabla rin, okay. Rudy Distrito or Onchi de la Cruz? Naku. Pare, tandun ako sa Rudy Distrito. Okay, ito, Carlos Briggs or Jose Slaughter? Carlos Briggs. Okay. And the last one, please show the photo. Ito, kailangan mamili ka. Please show the photo, Aaron. Yan. Nora or Vilma? Vilma ako. Vilma na naman. Okay. Nora or Vilma. Salamat. That's X's or O's para sa episode na ito. Brought to us by Hinilaban, Coffee, and Adlai. Next is Noel Zarate. Go. Yes, sir. And it's time now for Keep on Punching, which is brought to us by Banahaw Heal Spa. BGC Branch, the mystical healing of Mount Banahaw is in your hands. Located at the second floor of the Fort Point building, the Fort Square BGC. You can call the number 0956-819-3849. So keep on punching. Ibig sabihin dito, Harmon, ano naman ang gusto mong maiwan na legacy? Paano mo gusto maalala ng mga tagahanga mo? How do you want to be remembered by the people who watched you during your basketball career? Siguro kami in general, parang bowler to. Parang ganun. Galing kami sa kalye. Singgalong, tapos naging pwede mo ma-reach yung dreams mo bilang basketball player. Kung yan ang gusto mo, if you work hard. Ganun. Kasi kami, hindi naman kami basketball family. Pero pinaghirapan namin gumaling sa basketball. Kaya naging professional kami. Amen. Very good. Sid Ventura, yours. Okay, ako naman, Harmon. May question lang ako sa'yo. But before that, it is brought to you by Taco Bros, UP Town Center. Best tasting takoyaki in the Philippines. Just visit their Facebook and Instagram accounts for more details on how to order from them. Masarap na masarap yan. Takoyaki. Yes. Taco Bros PH. Okay, Harmon, ang tanong ko naman sa'yo, marami kang naging kakampi na magagaling na players
during your PBA career, no? Pero sino yung tatlong players na hindi mo naging kakampi na winish mo na sana naging kakampi mo? Sana naging kakampi ko? Hmm. Oh, tatlo. Tatlo. Ang dami talaga, no? Na hindi ko naging kakampi. Oh, tatlo. Oh, yeah. Don Ramon Fernandez. Don Ramon, okay. Grabel. Tapos, ang dami na nagdaan ng mga player, ano? Hindi ko naging kakampi ng amateur o sa PBA. Kahit saan. Oh, sige, hindi mo naging kakampi. Basta wala kaming kontak, ha? Wala. Oh. Never mong naging teammate. Never mong naging teammate. Kahit minsan. Pero, level. Oh, pero sana naging teammate mo. Ako, idol ko sa point guard, pare, yung ano eh, yung Jason Castro. Okay. Jason Castro. Eh, ako lang, ha? Hindi, oh. Ako lang yun. Halos of all time eh. Of all time eh. Siyempre, iba si Coach Sonny, pero yung irarango ko yung Castro sa... Gusto ko lang siya. Oh, ngayon, okay. Jason okay. Castro. Castro, tapos... A good answer, oh. Oh. Tapos si, siyempre, Cosmon Fernandez, Castro, tapos si... Ano? Duck Rockin, siyempre. Juma. Okay, ah, yeah. May mga current lang naiisip ni Coach Harmon. Okay, okay. Kakaiba eh. Okay, good answer, ha? Alam mo bakit? Kasi siyempre, nag-evolve na rin yung ano eh. Gusto kong tignan yung basketball na mas gumaling na yung player ngayon kaysa sa dati. Pero minsan, siyempre, pagka, lalo na pagdating sa shooting, marami pa tayong ano eh. Oh. Dapat tingin mo ba Harmon? Tingin mo ba Harmon during your prime naka-score sa iyo yung Jun Marpahardo? Kung ikaw babantay ng kanat sa kalakasan mo, mahihirapan sa iyo yung Jun Marpahardo? Oh, mahirapan siguro yun sa amin, panahon namin. Ano ba height ni Jun Mar? 6'9". Nakatapat na rin namin yung ang gagaling na mga malalaki. Sila yung mga sentro na David Terkil, 6'7". Hindi ka naman kukwarentahan ni Junmar. Eh. Eh, Terkil, sigurado yun. 40. Eh, Junmar, mainit na doon ang mga 28, 30. Kung ikaw nakabantay, ha? Pre, si Mon Fernandez nagkukumand ng double team. Si Junmar, puputok, mga 20. Pero may panahon na pwede mo rin siya i-shutdown eh. Na hindi, ibig sabihin, malimitahan. Tapos pwede mo rin siya i-scorean ganun. Pero pahihirapan natin yun. Okay, diba? Yung maganda, no? Ano kaya basta, generasyon? Basta yung rules, basta yung nila? Rules, ha? Basta rules ng 80s, ha? Yung pwedeng, pwedeng medyo physical. Ngayon kasi, medyo, kasi ipan mo lang ng konti, may pito na eh. Noong 80s kasi, pwede pa ang ano eh. Forearm bar. Tapos, okay. Hindi ganun tinatawagan yung tutuhurin mo, yung mga ganun. Right. Yung may kasamang ano. Oh, and tapos, we're already at that portion. Ah, sige. Tapusin mo lang, Harmon. Sige, go. Oh. Mas mahigpit ngayon. Yeah. Correct. Mas madaling pumito. Anyway, so nandun na tayo sa portion ng sinasabi nga ni Harmon kanina. Aaron, can you show it? We're gonna call this portion Hello Porky. That's what we're gonna call this segment of our show because that's what Joe Cantada would say to gawan ko ng poster nga yan. Gagawan ko Hello Porky. Diba? He'd say Hello Porky to his son Porky Cantada. So ito yung segment natin. Sa tagal ng career mo sa basketball, sa baseball, basta yung buong span ng buhay mo so far, Harmon, ang dami mo siguro gustong i-acknowledge, batiin, pasalamatan, pwede mo na gawin ngayon yan. Hello Porky. Thank you. Pwede na? Go. Sige. First of all, I'd like to thank yung mga coach ko. Sila Coach Turo Balinsona, Coach Jolie pa, Coach Sonny Jaworski, tsaka yung mga ibang coaches ko, alam niyo na yun. Tapos, I would like to thank the FEU community, lalo na yung mga FEU Tamaraws, Dan Pasco, sila Chris McGarry, Joel Valle, Danny Manalastas, Coach Turo Balinsona, lahat na kayo. Tsaka yung mga nasa Los Angeles na FEU Tamaraw groups. Tapos, I would like to greet my friends sa Rizal. Sila Mayet, Vener,
Cabillion family, and Greg of Rizal. Tapos, I'd like to greet also my two daughters, Honey and Nikki, and all my family in the United States. My mom, Pam, Pat, Tommy, Bea, my titas, Koy, Eva, and Susan. And most of all, I'd like to greet and thank Jerry and her and his lovely wife, Jean, and his son, Manu, and his very beautiful daughter, Matisse. And also my players, sa Ama Makati, Ludic, and Ferdinand. And last but not the least, I'd like to thank AEOB for, ano, for guesting me. It's a great honor to be on your show. Salamat. Salamat. At saka yung basketball. Sa lahat ng mga basketball, ano, always tune in sa AEOB. Talagang it's fun. No? Thank you so much sa basketball community. Salamat. Thank you. Thank you so much. Salamat ha, kay Harmon Codiñera. Ganda ng mga kwentuhan natin. Siyempre, yes, as we continue our Gilby's Ginebra month, one more week to go. Next week, announce namin kung sino magiging guest. Soon as we can, we will do it on our Facebook page. Before we go, we'd like to thank, of course, Mr. Rod Yabes for the suggestions sa XSROs, Philippines PH Sports Bureau for some of the photos. Of course, Aris from PBA Archives, as usual, thank you. Past birthdays this week, happy birthday belated kay Coach Fritz Gaston. So, siya yung nag-birthday na AEOB alumnus. Happy and birthday. Thank you, San Miguel Beer. San Miguel Corporation, rather. San Miguel Corporation, our partner dito sa AEOB. Maraming salamat. Ha? Masarap inumin. At masarap ka rin kasama dito. To everybody watching, maraming salamat sa inyo. That's episode 118. It's now in the books. Noel Zarate, Sid Ventura, ako po si Charlie Cuna with Harmon Codiñera. Thank you so much, Coach Harmon, to Jerry. Thank you, Harmon. Thank you. And, thank you, guys. Keep watching our show. We'll announce who our guest is going to be. We'll see you next week, everybody. God bless. Ingat po kayong lahat. Thank you. Bye. Bye. Salamat, Harmon. Bye. Thank you.